mga kwento ni Felmo. Magandang araw sa iyo, Sir Seth. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang karanasan namin sa mismong kamag-anak ng nanay ko. Grabe ang trauma namin ito. As in, sinumpa ng mga magulang ko ang lugar na ito at dali-dali kaming nag-alsabalutan para makatawid ng dagat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Bingka. Tubong Leyte po ako sa lugar ng tatay ko. Pero hindi ito sa Leyte nangyari. Bali bago ang lahat, backstory muna tayo. Lingid sa kaalaman ng tatay ko at siguro dahil na rin sa noong mga panahon na naging sila ni nanay ay abala ito sa pagtatrabaho. Meron palang hindi ikinikwento si nanay tungkol sa mga malapit nilang kaanak sa parte ng Lanao. Hindi ko nasasabihin kung saang border ito, kung Del Sur ba o Del Norte. Nagkakilala sila nanay at tatay sa parte na ng Visayas sa may Bacolod. Tapos nagkita ulit sila sa bandang Iloilo naman. Para bang tinadhana talaga. Nung nagkahiwalay sila ng lugar, tuloy pa rin yung pagsusulatan nila noon. At ang mas nakakilig pa doon ay nung nangamuhan si nanay sa may bandang Santa Mesa. Aba, doon din po nahatak si tatay ng kakilala niyang nagmamanage ng mga trabaho nila noon. Hanggang sa iyon nga, nagkatuluyan sila. Nung naging sila ay saglit na umuwi sila tatay sa may lugar namin sa may Samar. Tapos eh nung makahingi ng basbas, umuwi po sila sa may Lanao noon. Dapat for good na doon sila tatay. Kumbaga doon din naman sila ikinasal. Kasi nga uso yun noon. Yung sa parte ka ng babae titira tsaka isa pa may kanya-kanya na rin buhay ang pamilya ni tatay sa Samar noon. Minsan lang din kung umuwi si tatay noon sa may Lanao. Pinag-iwanan niya si nanay ng pondo noon para makapagsimula ng tindahan. Maganda ang bigayan sa tindahan lalo na at noong mga kapanahunan na yon ay bihira pa ang pagtitinda sa lugar nila. Hindi tulad ngayon na magkakaharap ng mga tindahan. Alam na ni nanay noon pa man na may kapatid ang lola ko sa ama na mga aswang. At meron pa nga daw mangkukulam. Tama kayo nang narinig, Sir Seth. Mga. Sa dami ng kapatid ni Lola noon na yung iba pa nga ay kapatid sa labas, ginagawa pa nga itong biro nila Lola gawa ng sa sobrang babaero nga nitong si Lolo ko sa tuhod, pati mga lahing aswang at mangkukulam pinatos. Literal na ng aswang ang tatay ni Lola. Kinalakihan na nila nanay na ganun ang haka-haka sa ibang mga kapatid ni Lola. Hindi naman daw sila inaano. Tapos madalas naman ang mga kwentuhang ganito ay naririnig niya pa ito sa mga hindi naman nila kaanak. Sila Lola kasi kapag nagiging topic ang mga kapatid niya sa labas, hindi tumatagal ang usapan. Laging ang saway, iwasan umano ang ganung pag-uusap dahil baka marinig niya o marinig nila. Mga ganon. Fast forward, naging maayos at maganda ang pagpapalago ng nanay ko ng tindahan noon. Noong mga panahon din pala na yon, ang mga kapatid niya, kung hindi single ay nasa iba't ibang lugar na. Bali ang natirang kapatid ni nanay doon ay mga walang asawa noon. Mga binata at dalaga pa. Hindi pa aabot ng 20. Isang partikular na hapon noon, kakasara lamang ni nanay ng tindahan. Napagpa siya niyang puntahan yung tinatawag nilang si Mang Guido. Si Mang Guido ang pinakamalapit niyang kakilala na may tricycle noon. At sa tuwing napupunta ito sa bayan ay siya ang madalas utusan ni nanay sa mga bibilhin para sa tindahan niya. Tapos pinapamasahin na lamang ni nanay yon. So ayun nga. Hile-hilera naman ang kabahayan doon kaya maliwanag ang daan. Kasi hindi din naman mapuno. Though may parte na madilim kasi may mga bakanting espasyo pa o lote doon na walang nakatira. Pero maiksi lang naman daw. Ilang metro lang. Yung tipong tanaw mo naman ang susunod na parte ng kalsada na maliwanag. Naglakad si nanay papunta kina Mang Guido noon. Pagkarating niya, nagkamustahan, nag-usap,
Binigay ang listahan at ang bayad sa tricycle driver bago umalis. Pabalik na si nanay noon. Habang naglalakad umano siya, naririnig niya na yung mga dagdag na mga hakbang sa gilid niya na para bang may sumasabay sa kanya noon. Kapag nililingon niya sa kanan, biglang lilipat sa kabila ang mga tunog na yon. Kapag sa kaliwa naman niya nililingon, sa kanan naman ang lakad. Dahil sa pag-aakalang baka daga lamang na tumatawid ang mga ito, dahil nga alam niyo na sa probinsya, bukod sa hindi simentado ang daan eh, puro dahon-dahon. Hinayaan niya na lang ito. Pero nung nasa bandang madilim na parte na siya ng daan, pagkawala na pagkawala umano ng anino niya, halos mapasigaw si nanay noon nang may bigla na lamang lumitaw ng mga paa sa tabi niya lang mismo. Walang tsinelas pero naglalakad na kasabayan niya. Napaiwas at napalakad si nanay noon palayo sa mga paa na nakita sa daan. At pagkalingon niya pataas sa kung kaninong paa yon, laking gulat niya nang makita ang mukha ng kapatid ni Lola sa labas. Nakatitig sa kanya, nakangiti. Malambing daw ang ngiti nito na para bang kumalma si nanay. Inunahan niya na kaagad si nanay noon bago pa man ito makatakbo. Sabi nito, huwag umano siyang matakot at makikiraan lamang din siya. Nilakasan ni nanay ang loob niya. Sa medyo payat at kulubot na kamay ng matanda, inabot ni nanay ang kamay niya para magmano doon. Pagkatapos magmano, napakabilis umanong binawi ng babae ang kamay at siya na mismo ang lumayo kay nanay. Sabay-sabi nito na, ang bango-bango mo, iha. Magpatingin ka sa hilot o sa kumadrona. Medyo kinabahan si nanay sa narinig niya na sinabi ng matanda. At nang papalapit na sila sa parte ng daan na matatamaan na ng mga liwanag ng kabahayan, sinabi nito kay nanay na babalik na daw siya. Tumango lamang si nanay at doon na nagsimula ulit na sa tuwing lilingunin siya ni nanay ay lumilihis ng direksyon ang mga yabag. Sa takot ni nanay noon, dali-dali na siyang naglakad. At pagkarating niya sa bandang gitna ng maliwanag na daan, pagkalingon ulit niya, hindi na niya nakita ang matandang yon. Kinagabihan, init na init si nanay sa loob ng bahay. Madagdag ko lamang na yung mismong tindahan nila at yung bahay na tinitirahan ni nanay at tatay, isa lang. Pero noong mga panahon na yon, wala nga si tatay. Sa kabilang bahay lamang sina lolo at lola noon. Pakiramdam ni nanay, lalagnatin siya nung gabi. Yung parang sa loob yung init. Yung sobrang anghang ng pakiramdam. Bumangon si nanay. Plano na niya sanang buksan ang bintana noon. Mabuti na lamang at napagdesisyonan niyang bumangon muna at nang makitang mainit pa yung tubig sa thermos na mas mabilis kumulo pag binabad niya yung luya, naisipan niyang magtsaa. Mahilig po si nanay sa tsaa, lalo na yung luya. Saktong nagpapakulo siya ng luya noon at yung tipong umuusok yung aroma nito sa pader ng kusina. Aba, bigla na lamang umanong may narinig siyang pagaspas. Tapos tunog ng pakpak ng malaking ibon. Papalayo. At doon naggumaan ang pakiramdam niya. Bigla daw talagang umaliwalas noon. Parang nawala yung sinat niya, nawala yung init sa loob ng katawan niya. Kinaumagahan noon, dahil na rin sa hindi mapakali si nanay at naalala niya ang sinabi ng kapatid ni Lola, nagpatingin siya sa may midwife. Nung una syempre hindi pa sigurado, pero sa pagpabalik-balik niya doon, saka nakumpirma nag-midwife at ng isa pang pinuntahan nilang hilot na nagdadalang tao nga si nanay sa akin noon. Nang malaman ito ni Lolo at Lola, dito na lalong nagtaka si nanay kasi para bang nagpapanik sila. Lalo na nang malamang nagpakita pala dito ang kapatid ni Lola sa labas. Pinilit nila si nanay na lumipat muna kila tatay sa may summer
o kung pwede sa Maynila. Basta malayo dun sa lugar nila. Takang-taka naman si nanay noon pero hindi kalaunan. Para bang merong napagtanto si nanay. Dun niya na-realize na, o nga no, sila-silang magkakapatid. Niminsan pala hindi sila ipinanganak dun sa lugar nila Lola sa Lanao. Tuwing mabubuntis si Lola ay sa ibang isla o probinsya ito nakikitira at nanganganak. Katulad na lamang ni nanay at ng isang kapatid niya na ipinanganak sa Maysiyargao. Yung isa sa Bohol, yung isa sa Talisay. Ayaw mang iwan ni nanay ang kabuhayan niya doon pero mukhang alam na niya ang punto ng mga lolo at lola ko. At yun nga, namuhay kami sa May Samar. Sina lolo at lola at ang mga bata kong tito at tita ang bumibisita doon. Tapos sa tuwing bumibisita sila, ayon kay nanay, may mga kung ano-ano silang partikular na suot na damit at mga daladalang panangga o mano para hindi masundan ang amoy. Mga ganon. Hanggang sa, ayun nga, 13 anyos ako. Medyo naging maluwag na kasi sina lolo at lola noon gayong namayapa na umano ang kapatid niya na nakasabayan ni nanay sa may daan. Kapag bakasyon, kung saan sa ang isla na ako napapadpad basta may kamag-anak. Kung tutuusin, pangatlong bakasyon ko na ito kina lolo at lola sa Lanao. Pero itong pangatlong bakasyon namin nakasama si tatay, hindi namin alam na nagdadalang tao pala si nanay sa pangalawa kong kapatid na si Bicoy. Maayos kaming nakarating, gaya ng nakagawian, kung saan saan namamasyal o nagpupunta. Noong mga panahon na yon, may sinyalis na din talaga ng pagkabuntis si nanay. Pero yung tipo lang na inaantok, may hinahanap na pagkain tapos medyo mabilis mapagod. Pero syempre, 13 years na nung huli siyang nabuntis. Tsaka, hindi kasi halata kay nanay noon gawa ng medyo chubby siya. Dagdag mo pa na hindi regular ang dalaw niya noon. Subali nagkataon noon na yung kamag-anak nung sinasabing aswang, nakasabayan nila nanay at tatay sa may bayan, tapos namukhaan si nanay. Pagka-uwi, dito na nagsimula ang bangungot namin. Preserve nila lolo ang bahay at dating tindahan ni nanay kaya naman may natutuluyan kami noon. Pagka-uwi nila nanay at tatay, syempre dun muna kami nagstay sa bahay nila lolo at lola kasi dun merong TV. Tapos dun na din kami kumakain. So ayun nga, pagkatapos ng tanghalian, nagpaalam si nanay na inaantok at uuwi muna dun sa tinutuluyan namin para makaidlip. Ako noon, nanonood lang ng TV. At si tatay naman nasa kabilang bahay at iniikot-ikot ang mga dati niyang kakilala noong doon pa sila naninirahan ni nanay. Maya-maya, bumalik itong si tatay. Nakita kong dumaan pa ito sa likod ng bahay ni lolo papasok. Tapos lumabas sa pinakasalad na pinto na tapat lamang din ng TV. Lumabas ng tarangkahan at dumiretso sa bahay. Ilang segundo pang lumipas, tumawag si tatay. Tinatawag niya ang lolo at lola ko. Nung nakita kong nagtatakbuhan na sila, na para bang may nangyaring hindi maganda, sumunod na ako noon. Sumunod na rin ang mga kapatid ni nanay. Hindi ako pumasok kaagad kasi magsisiksikan lamang sa loob. Nung lumabas si tatay, akay-akay na niya si nanay noon, na pinulupitan na niya ng kumot noon, at paulit-ulit niyang tinatanong kung ano ang nangyari sa kanya. Putlang-putla si nanay noon as in ultimong labi niya parang labanos. Lupay-pay at pawis na pawis. Ipinasok muna siya sa bahay ni lolo dahil sa mas mahangin doon. Tapos binuksan ng mga electric fan. Noong mga oras na yon, nakasilip na rin ang ibang mga kalapit bahay. Pagkatanggal ng kumot, napamura si lolo nang makita na merong mga kalmot si nanay. Pati ako, grabe yung kaba ko noon. Akala ko mamamatay na yung nanay ko. Yung mga hiwa sa braso, sa bandang ilalim ng leeg, sa hita, tapos yung mga kalmot pa na yon, animo ay galing sa mga magagaspang na kutsilyo. Walang-wala sa linya. Bukod pa doon, ang panghipanghi ni nanay kahit na wala namang sinyalis na basa o umihi siya sa damit niya.
Agad itong nilagyan ng pampahid ni Lola sa may sintido at sa leeg. Dalawang electric fan na ang nakatutok sa kanya noon. Kitang-kita ko talaga yung kaba sa mukha ni tatay noon habang inuulit-ulit niya kung ano ang nangyayari. Hanggang sa dumating ang isa sa mga sabi nila nurse daw. Chinek ang blood pressure ni nanay, pulso at paghinga. Ultimo ang nurse na ito takang-takagawa ng bakit ganon? Parang ayos lahat. Parang natutulog lamang si nanay. Bukod sa pamumutla at pagsusugat nito. Matapos noon ay may pinaamoy siya sa nanay ko na kung hindi pa umano magigising, itakbo na sa ospital. Pero ayun, mga ilang segundo lang habang pinapaikot niya yung maliit na bote na yon. Nagising si nanay at siya naman ding paghingi niya ng lagayan dahil nasusuka daw siya. Hindi na umabot yung palanggana. May kumalat na sa sahig pero yung ibang mga suka niya na salo naman. Pasintabi po sa mga kumakain. Matapos painumin ng tubig, inisa-isa ang sugat ng agwa oksinada. Pagkatapos noon ay inutusan ni Lolo ang isang tito ko na sunduin yung isang nagngangalang Bapa Tonyo. Yung Bapa po ata ay uncle sa salita nila. Konti lang kasi yung natutunan ko sa mga salita na yon. So ayun nga, dumating ang Bapa Tonyo na ito na kaidaran lamang din ni Lolo. Pinahawi niya muna ang mga tao na nakikisilip noon sa may bintana at pinto ng bahay nila Lolo. Pagkatapos ay kinausap lamang ang pamilya na nasa loob. Walang matandaan si nanay kung ano ang nangyari matapos niyang magising. Pero nang magsimulang magdasal ang Uncle Tonyo na ito at hawakan ang mga kamay ni nanay. Ayon kay nanay, para umanong nag-rewind o nag-flashback ang nangyari sa kanya sa loob mismo ng bahay. Naalala ni nanay na habang natutulog siya, bigla siyang nagising gawa ng gumalaw umano ng kusa ang katawan niya mula sa pagkakatagilid hanggang sa mahiga ito ng tuwid. Pakiramdam niya noon, merong humahawak sa mga balikat niya ng mga kamay kahit na wala naman siyang nararamdaman na merong tao. Partida, tanghaling tapat pa yon. Pagkadilat ni nanay, meron siyang nakitang babae na kung susumahin ay wala pang 50 anyos ang edad. Nakahawak umano ang mga kamay nito sa gilid ng hinihigaan ni nanay. Tumitig ito kay nanay, mata sa mata. Bilog na bilog ang mga mata nito. Para umano itong aso na gumagalaw ang butas ng ilong habang sinisingot-singot ang katauhan ng nanay ko. Tapos, unti-unti niyang binaba ang paningin niya. Papunta sa leeg, dibdib, tiyan hanggang sa bandang puson ni nanay. At habang papalapit siya doon sa puson, unti-unting bumubuka ang bibig niya at parang naglalaro ang laway niya sa unti-unti niyang lumalabas na dila. Doon daw parang biglang bumigat ang bandang ilalim ng pusod ni nanay. Tapos para bang instinct na kahit hindi niya pa alam na buntis siya, eh yung may nag-udyok sa kanya na protektahan ang parte na yon. Naigalaw niya ang kamay niya at natakpan yung bandang yon. At nang muling tumitig sa kanya ang matanda, pilit nitong kinakalmot si nanay para maalis ang pagkakatakip niya sa bandang yon. Siguro dahil sa tanghali ay hindi siya kalakasan. Hindi niya maibigay yung tamang lakas niya para biktimahin ang nanay ko noon. Tapos ayun na, bigla itong huminto na para bang may narinig mula sa labas. Hindi si tatay yun gawa ng matagal-tagal pa bago makarating si tatay. Pero pagkatapos matulala nung kung sino man yung nandun, ay lumabas na lamang ito na parang wala lang. Naayon kay Uncle Tonyo, maaaring may tumawag dito o may pumigil na kapwa niya ring, alam niyo na, aswang. Walang pagdadalawang isip na sinabi ni Uncle Tonyo kung sino ang nakikita niya sa pagkatawas kay nanay. Walang iba, kundi si Aling Saring. Sino si Aling Saring? Anak siya ng namayapang kapatid ni Lola sa labas. Yung sumabay kay nanay sa daan nung ipinagbubuntis niya ako. Galit na galit si tatay noon. Nagwawala pa ito. Mura ng mura na maayos naman daw ang pagkakamustahan nila sa bayan.
Tapos ang sabi pa nito eh, nasa ibang baryo na daw sila nakatira. Yun pala ay sinusundan na si nanay sa bahay. Dahil sa medyo nag-alburuto si tatay noon, si Lolo, si Tito at Uncle Tonyo na lamang ang pumunta sa kung saan man nakatira ang kaanak na ito ni Lola. Inutusan na lamang si tatay na alalahanin si nanay. Dalhin muna sa ospital para mapatingnan na. Nasa awa naman ng Panginoon eh, wala namang kung anong problema sa may kababawan niyang sugat. Yun nga lang, positibo ang naging pregnancy test niya pero for follow-up check-up. Kasi nga yung mga unang buwan eh, pwedeng false positive pa. Si nanay at tatay na rin po ang nagkikwento nito ha. Nakikinig ako nito habang kinikwento nila sa kapatid ko na si Bicoy. Sa parte naman nila Lolo, Tito at Uncle Tonyo noon, kahit hindi umano umaamin ang pinunta nila, todo hingi ng tawad umano ang mga kaanak noon dahil sa nangyari. Pagpasensya na daw kung sakali pero lagi umano nilang binabantayan yon. Hindi lang umano nila inasahan na tanghaling tapat pa ito mangyayari. Dahil kampante naman umano silang naglalabas ito ng tanghali at maayos naman siya. Hanggang dun lang talaga ang sinabi nila. Pagkatapos ay sinigurado pa nila na hindi na mauulit ito. Pero nagpaisang gabi lamang kami doon kina Lolo na bukas lahat ng ilaw. Tabi-tabi kaming lahat natutulog at nakatabi lahat ng patalim na pwedeng magamit. Nanaginip pa nga ng masama si nanay noon pero panaginip lang talaga siya. Kinaumagahan, nag-alsabalutan na kami. Pinaiwan ng Uncle Tonyo ang hinubadan na damit ni nanay. Mula nung inatake siya ng aling saring hanggang sa yung huling damit niya bago magbihis sumalis. Pinasunog niya yung kina Lolo at Lola tapos may nilagay sa bulsa namin ni nanay, tatay at ako bago kami umalis noon. Huwag daw kukunin at tingnan, sabi niya yung bato na ito sa bulsa. Ang kakaiba dun sa binigay niya, ramdam mo talaga na may maliit na bato na nakalagay sa bulsa mo. Yung kay nanay bakat pa nga sa bulsa niya, tapos sobrang tigas. Pero pagkarating namin sa probinsya namin talaga, pagkababa na pagkababa sa barko, hindi na namin ito makapa. Para bang natunaw na lamang bigla sa kawalan. Hindi naman natigil ang pagdayo namin doon pero laging sinisigurado ni nanay na hindi siya buntis bago lumayag. Ang huling bakasyon namin doon, 2011 nung pumanaw si Lola. Bali nauna si Lolo ng 2008. At kahit saan man o alin man sa dalawang burol na yon, hindi namin nakita ang kaanak ni Lola sa father's side. Magandang araw po sa inyo Sir Seth at syempre sa mga listener nyo. Ako po si BJ. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay ang kasaysayan na nangyari sa amin ilang taon na ang lumipas. So mismong sa probinsya namin, sa may Visayas. May kaibigan ako na tawagin na lamang nating sina Ronella Tregan. Bali itong dalawang kaibigan ko na ito ay napakaraming kalokohan. Pilyo kumbaga. Yung isa babaero, tapos yung isa naman mapagpatawa. Maraming alam na kalokohan kumbaga. Ako naman yung pinakatahimik sa aming tatlo. Sabi nga nila meron daw akong sariling mundo kaya palagi akong naiinis o nagagalit kapag tinutukso nila ako. Pero sila yung tipo ng tao na kapag galit ka, marunong silang magpakuha ng galit. Isang araw, pumunta si Romel sa bahay namin kasama si Regan. Nakita nila yung nanay ko noon. Tinanong nila kung saan ako. At sinabihan naman sila ni nanay na pumunta daw ako doon sa may poso para umigib ng tubig. Bali itong nanay ko Sir Seth ay manggagamot sa baryo namin. Halos lahat ng mga tao sa amin dito pumupunta sa bahay para magpagamot noon. Pinuntahan ako ng dalawang ito sa may bandang poso. At pagkakita nila sa akin, agad nilang hinalungkat yung gagawin namin sa gabing yon. Pupunta po kasi kami dapat sa diskuan nun Sir Seth. Sabi nila tamang-tama daw at kumbaga nagsistretching na ako. Sabi ko naman noon parang ayaw kong pumunta gawa ng masama yung pakiramdam ko.
Pero ang totoo, hindi ko talaga hilig yung pumunta sa maraming tao. Sabi naman ni Regan, kailangan ko daw sumama gawa ng marami daw babae doon. Mga sexy, bata, at magaganda yung mukha. Nakipagkontrata ako sa kanila noon. Sabi ko, kung gusto nila akong sumama, tulungan nila ako sa pag-iigib at magbuhat ng container para matapos na yung ginagawa ko. Sila naman na gustong-gusto nila akong isama sa diskuhan na yon. Hindi sila nagdalawang isip na samahan ako at tulungan ako noon. Alam ko naman yung rason kung bakit gusto nila akong isama eh. Gawa ng sa tatlo sa amin, ako lang yung may motor. Kaya naman kung saan yung dalawang ito, nandun ako. Nung papaalis na kami, sinabihan kami ni nanay na mag-ingat. Dahil marami umanong napabalitang aswang doon sa kabilang baryo na yon. At sabi sa amin magdala umano kami ng pangontra sa aswang. O di kaya kumuha kami ng habak. Natawa na lamang si Roner na parang hindi siya naniniwala sa nanay kong manggagamot. At dahil sa atat na atat na itong si Ronel na pumunta doon sa sayawan na yon, nagpaalam na kami kay nanay na hindi man lamang sinusunod ang sinasabi niya sa amin. Habang nasa biyahe kami, sa daan pa lang, marami na kaming nakikitang mga magaganda at flawless na babaeng naglalakad noon. Kaya naman itong si Ronel, lalong na-excite papunta doon sa may diskuhan na ito. Nung nakarating na kami, ang unang binili talaga namin ay alak. Kasi hindi talaga ako marunong sumayaw hanggat hindi ako lasing. Sabi ko nga sa inyo, ako yung tipo ng taong mahihiyain. Habang nasa loob ng sayawan, merong nakilalang babae si Ronel na itago na lamang natin sa pangalan na Angelica. Napakaganda ni Angelica, Sir Seth. Bata, makinis. Sinabihan pa nga ako ni Regan na grabe talaga itong kaibigan natin na si Ronel. Talagang malupit sa chicks. Chick boy. Sa totoo lang, kaya din chick boy itong si Ronel gawa ng maitsura po talaga ito. Yung tipong bukod sa magaling manguto ng babae eh, nadadaan niya sa itsura ang lahat. Maya-maya pa, lumabas si Ronel kasama ang babae. Sabi nito, bibili umano sila ng pagkain kasi nagugutom daw sila. Nakangisi pa ito na para bang nang-aasar sa amin. Ito namang si Regan. Binulungan niya ako na sundan umano namin si Ronel kasi nga pilyo ito. Ayoko po sana itong sundan kasi nahihiya ako pero wala na akong magagawa. Ayoko naman ding magalit si Regan kaya pinakisamahan ko na lang. Sinenyasan ako ni Regan pagkalabas na pagkalabas ni Ronel at ng babaeng kasama. Susundan na daw namin ito. Ang sabi pa nito ni Regan, huwag daw paandarin ang motor para hindi marinig ni Ronel. Nung papalayo na sila, sinundan namin ito ng palihim. Hindi ko nga pinaandar ang motor noon. Tinulak lang namin. Habang papalayo, lalo kaming nagtaka noon gawa ng ang sabi lamang ni Ronel at nung babaeng ito, bibili lamang sila ng pagkain sa labas ng diskuhan. Pero ilang tindahan na ang nadaanan namin. Hindi naman sila nadaan para bumili ng kung anumang pagkain ang gusto nila. Hanggang sa yun na, palayo na ng palayo sila ng lakad. At hindi namin napansin, napapunta na pala kami sa bahay nitong si Angelica. Ang ginawa ko noon, itinago ko muna yung motor. Nagtaka ako gawa ng nasa bandang bundok na yung nilalakaran namin. Wala nang mga tindahan doon at napakalayo na namin sa sayawan. Tapos, para bang wala sa ulirat itong si Ronel na naglalakad at sinusundan itong babae na ito. Nang makatanaw kami ng nag-iisang kubo dun sa liblib na yon, huminto kami. Nagkubli muna kami saglit sa isang puno. Dun kami nagmanman habang tinitingnan namin yung dalawa na papasok sa kubong yon. Etong si Regan na puro kalokohan ang iniisip noon. Sabi ba naman sa akin, dahan-dahan daw kaming lalapit dun sa kubo na yon. At sisilip kami sa gilid ng bahay ni Angelica. Kasi nga, alam mo na, kung ano ang iniisip niya at gusto pa yatang mamboso. Sa kapawid lang yung bahay ni Angelica, maliit na kubo. Dahan-dahan kaming lumapit.
Pero hindi pa man kami nakakadikit doon sa pinakapader ng bahay. Bigla na lamang kaming nakarinig ng sigaw. Pamilyar ang boses na yon. Galing yun kay Ronel. Ilang segundo lamang matapos namin marinig yung sigaw na yon, nakarinig naman kami ng mga mabibigat na yabag mula sa loob ng kubo. At maya-maya pa, meron kaming nakitang tao na tumalon sa bahay ni Angelica. Agad-agad naming nilapitan yon, kung sino yung tumalon doon sa bintana na yon. Siyempre, sino pa ba? Walang iba kundi si Ronel. Kitang-kita naming takot na takot yung mukha nito. Sabi niya sa amin, si Angelica daw bigla na lamang naging isang malaking aso. Matawa-tawa pa si Rega noon. Agad sinabihan nito si Ronel na baka nagdadahilan lang. Baka ang totoo ay tinaga ito ng mga magulang ni Angelica kasi sobrang bilis sa babae. Patawa na rin sana ako noon. Nang walang ano-ano, may bigla na lamang kung anong tumalon doon sa bintana, kung saan din tumalon itong si Ronel. At sa maniwala man kayo sa hindi, isa itong napakalaking aso. Pulang-pula ang mga mata. At ang hindi ko makakalimutan sa lahat ay yung napakalaki nitong pangil. Natulala ako noon. Sasabihan ko pa sana itong dalawang ito na tumakbo na. Nang paglingon ko, malayo na yung agwat ng mga ito mula sa kinatatayuan nila kanina. Tumatakbo na pala yung mga walang hiya. Dali-dali ako sanang sumunod sa kanila nang para bang nagkamali ako ng apak noon. Imbis na mapadaan ako doon sa kung saan sila dumadaan, napaliko ako sa may bandang damuhan. Tinuloy ko na lamang yung pagtakbo noon at grabe yung takot ko gawa ng kung ano ng mga huni ang naririnig ko. Huni ng ibon, alulong ng aso, at kung may anong mga tiktik na nasa taas ng mga puno-puno. Dahil sa ako na lamang mag-isang tumakbo, bigla kong naalala yung motor na iniwan ko sa bandang unahan lang. Dahan-dahan akong yumuko noon at kung pwede ay gumapang nga papunta sa motor ko. Dasal ng dasal ako noon gawa ng sana hindi ako masundan ng kung anumang tunog na naririnig ko sa paligid noon. Pagkahawak na pagkahawak ko ng motor, hindi na ako nagpatumpik-tumpik. Pinaandar ko ito at dali-dali kong minaneho. Hindi pa man ako nakakalayo noon, nakita ko itong dalawang kaibigan ko na ito na patuloy pa rin sa pagtakbo. Ang ginawa ko, sinigawan at binusinahan ko sila. Nang makita nila ako, hindi na sila nagdalawang isip na umangkas sa motor na yon. Hindi ko alam kung binigla ko ba yung pagpapatakbo noon o hindi lang talaga maayos ang pagkakakapit ni Ronel sa may bandang likuran. Dahil walang ano-ano, naramdaman ko yung biglang paggagaan ng motorsiklo. Yun pala, nahulog na itong si Ronel at narinig naming nagsisisigaw ito na hintayin siya at balikan siya. Noong mga oras na yon, meron ng balda si Ronel sa pagkakahulog pero talagang tiniis na yon. Sumakay ulit siya. Tapos ayon, medyo nakahinga ako ng maluwag nang tanaw na tanaw ko na yung isang highway. Pero dun ko napagtanto na iba na pala yung daan na tinatahak namin dahil dire-diretso lang ako kung saan may daan noon. At hanggang nakakakita ako na merong lupa na pwedeng pagmanehohan ng motor na ito. Hindi ko na inalintana kung tama pa ba o alam ko yung daanan na yon. Dinirekta ko yung pagmamaneho ng motor sa may mismong daanan papunta sa highway na yon. Pero hindi pa man kami nakakalapit doon, may bigla na lamang humarang sa amin. Hindi lamang iisa, kundi tatlong malalaki at galit na mga aso sa gitna ng daan. Sa tuloy ng pagpapatakbo ko noon, hindi ko na namaniobra ang motor. Nagulat din ako. Hindi ko na napigilan sa pagpreno. Inilihis ko na lamang ito bigla sa may damuhan at maya-maya pa ay tumilapo na lamang kaming tatlo. Bumangon ako noon. Tapos nakita kong tumakbo itong dalawang ito. Hinabol ko sila at nang maabutan ay naghawakan kami ng kamay na para bang tatlo kaming magnobyo. Sigaw ng sigaw ang dalawa noon na walang iwanan, sama-sama, kung saan mapunta. Hindi kalaunan,
Biglang tumahimik ang paligid. Wala kaming narinig na kahit na anong angil o kung ano na merong indikasyon na may sumusunod sa amin noon. Dito na rin kami nakaramdam ng pagod. Sabi namin magpapahinga muna kami. Napansin na rin namin na mapanghi si Regan noon at basang-basa yung pantalon. So alam niya na kung bakit, di ba? Ilang minuto pa lang kaming nagpapahinga nang meron kaming narinig ulit na mga angil. Tapos walang ano-ano, nakita namin sa hindi kalayuan ang isa sa mga aso. Dali-dali kami kaagad na tumakbo noon. Tapos sa di kalayuan, nakita kong papasalubong kami sa isang sapa. Yung dalawa kong kaibigan walang pagdadalawang isip na tumalon doon. Ako, napahinto pa gawa ng hindi po ako marunong lumangoy. Pero nang muli kong tingnan ang aso na ito, na nung mga panahon na yun ay naging dalawa na, sabi ko bahala na. Lumusong ako sa sapa na yon. Kinampay yung kamay ko at ginawa ko lahat para lamang lumutang. Sigaw ng sigaw ang dalawa kong kasama noon na bilisan ko. Dahil kitang-kita nila na yung dalawang aso na yon ay lumulusong din sa tubig na para bang lalangoy palapit sa akin. Nang makarating sa bandang pilapilang dalawa, pinagbabato nila yung mga asong ito. At nung makalapit ako, sinalubong ako ng isa sa kanila na hindi ko na maalala kung sino. Tapos, hinatak ako para lamang makaahon sa tubig. Talagang hindi kami tumigil sa pagtakbo noon kahit na may mga kung anong sugat at bali na kami. Hanggang sa meron kaming nakitang ilaw sa di kalayuan. Agad naming sinundan yung ilaw na yon. Na noong mga panahon na yon ay meron palang mga tao ding nakatayo doon at mga gising pa. Hindi ko alam kung paano ako nawala ng ulirat noon. Basta pagkagising ko, nasa ospital na kami. Si Ronel may bali po sa paa siguro dahil sa pagkakahulog. At si Regan naman ay maraming galos sa mukha. Ayon sa mga kamag-anak namin, binalikan umano nila ang lugar kung saan kami napunta. Nakita naman nila yung motor ko na nakabalandra lamang sa kung saan-saan. At halos hindi na umano ito makilala dahil sa pinagdaanan namin noon. Binalikan at hinanap din nila yung bahay o yung kubo na pinanggalingan ni Ronel. Hinanap ng kamag-anak ko yung may-ari ng kubo na yun pero wala silang nakitang kung sino doon. Nakumpirma din na basta na lamang ipinatayo yung kubo na ito. At ayon sa mga nakakasaksi o nakakadaan doon, para mga bagong mukha nga daw, mga dayo. Ayon naman kay Ronel, nung mismong nandun na sila sa kubo, pinakilala naman umano siya ni Angelica sa mga magulang niya. At ang gusto ng mga magulang ito, doon na daw si Ronel matulog sa bahay nila. Nakaramdam ng hindi maganda si Ronel noon kaya sinubukan niya umanong tumanggi. Bigla na lamang umanong nagalit ang magulang. At yun nga, nag-anyong aso ang dalawang matandang yon. Hindi ko makakalimutan yung mukha ni Ronel habang ikinikwento niya ito sa amin. Talagang may halong takot at pagsisisi. Mula noon ay hindi na kami pumunta basta-basta sa mga diskuhan at baylihan. At simula din noon, nagbago na itong si Ronel. Hindi na siya babaero. Sa ngayon ay may asawa na ito at nasa Maynila na. At si Rega naman ay nasa Kuwait na nag-abroad habang ako naman ay pumunta din ng Maynila. Magmula din noon, palagi na akong nakikinig sa nanay ko. Hindi na ako nag-iiwan ng habak na dapat ay lagi kong suot-suot na lagi niyang pinapaalala. At kapag may sinasabi siya tungkol sa mga aswang-aswang na ito, hindi ako nagdadalawang isip na sumunod. Magandang araw sa iyo, Sir Thelmo. Ako po ay isa sa mga silent listener niyo po, pati na yung buong pamilya namin. Naawa na sa pagkikinig sa inyo. Nais ko lamang ibahagi ang karanasan ko sa dating tinitirahan namin sa isang barangay sa Davao. Ito ang kauna-unahang beses kong magbahagi ng ganitong kwento. Kung maaari sana ay huwag niyo nang banggitin ang eksaktong lugar.
Sapat na yung sa isang barangay sa Davao lang. Sa kadahilanang hindi pa po sigurado kung buhay pa ba yung babaeng nagpapakita sa nasabing lugar. Ako po pala si Neil. Totoo kong pangalan. Nasa 24 anyos na ako ngayon. Kasalukuyan akong nakatira dito sa Santo Tomas, Davao del Norte. May asawa at may dalawang anak na babae. 19 na taong gulang pa lamang ako nung nabuntis ko yung nobya ko na ito na ngayon ay naging asawa ko na. Pinanganak at lumaki ako sa Davao. Kaya lang po ako nalipat dito sa Santo Tomas ay sa kadahilan ng dito po nakatira ang aking napangasawa. Sa ngayon ay wala akong trabaho dahil sa takot at banta ng pandemya dahil nga may mga anak ako. Pero dati, isa akong call center agent noon sa Davao at lingguhan lamang ako kung umuwi dito sa Santo Tomas. Kumbaga tuwing rest day lang. Wala din naman kasing trabaho ang asawa ko kaya ako ang gumawa ng paraan para mabigay lahat ng pangangailangan ng pamilya namin. Sir Seth, itong karanasan ko na ito ay nangyari noong nagtatrabaho pa ako sa Davao bago magpandemya. Taong 2019 ito. Bago ko ibahagi yung pinakabuod, ay konting description lamang po sa lugar kung saan kami nakatira dati at kung saan naganap ang pangyayaring ito. Yung lugar po namin ay parang semi-squatter area. Maraming tao at maraming kanto. Tandang-tanda ko pa noon na bawat kanto ay may nakatambay. Paminsan-minsan naglalaro ng ML o di kaya ay nagiinuman. Bago po yun magpandemya ha. Yung opisina namin noon ay malapit lang sa dating tinitirahan namin. Bali tatawid ka lang sa highway tapos ilang lakaran lang ay mararating mo na yung kanto papasok sa dati naming tinitirahan na ito. Pagkatapos mo namang makapasok sa kanto ay mararating mo yung crossing, which is kailangan mong lumiko sa kanan kung saan mo din makikita yung tatlong palapag na bahay ng isa ko pang kababata para marating yung tinatambayan naming poste, which is yung another crossing din sa mismong tapat nito. Pakitandaan lamang po dahil isa din po ito sa mga importanteng detalye dito sa kwento. Dahil nga sa malapit yung opisina namin, nakasanayan ko na tuwing lunch o break namin sa trabaho, pumupunta ako at nilalakad ko lang yung dati naming tinitirahan para makita at makipagbanding sa mga kababata ko. Nasanay na po kasi ako na sa tuwing pumupunta ako doon kahit na alas 2 o alas 3 na madaling araw, which is yung usual schedule namin kapag lunch dahil sa night shift ako, ay marami pa rin talagang tao na nakatambay sa paligid. Isa na doon yung mga kababata ko na nakatambay mismo sa ilalim ng poste at nagiinuman minsan. Dahil sa medyo pasaway nga rin ako, lasing o medyo nakainom na din ako minsan kapag babalik ako sa opisina pagkatapos ng lunch. Doon pa man, meron ng usap-usapan talaga tungkol sa isang babaeng nagpapakita umano sa ilalim ng poste kung saan ilang metro lang ang layo sa dati naming bahay sa tuwing sumasapit ang madaling araw. Itong poste na ito ay ang mismong poste na kung saan madalas tinatambayan ng mga kababata ko. Nakwento din po sa akin na yung best friend ni Mama na si Auntie Cora ay nakaranas din ng kapabalaghan at nakita mismo ang nasabing babae. Si Auntie Cora na matalik na kaibigan ni Mama ay nagbebenta ng mga ready-made na ulam. Isang madaling araw umano noon, mga bandang alas 3, habang naglalakad si Auntie Cora papuntang highway para sana mag-abang ng jeep papuntang palengke para makabili ng mga ricados para sa mga lulutuin niya. Malayo pa lamang umano siya sa poste na ito. Meron na siyang natatanaw doon. Sa ilalim, sa mismong ibaba ng ilaw ay merong nakatayong babae, nakatalikod. Nakaputi umano yung damit nito na parang hula dress o nakaduster. Sa pag-aakalang normal na tao ito na tumatambay lang doon, hindi ito pinansin ni Auntie Cora. Hanggang sa nakalapit na nga ito sa babae at nung aktong liliko na siya papuntang highway, naisipan niyang lingunin ang nasabing babae. At laking gulat niya nang sumabay din na lumingon ang babae na ito at tumingin. Yung itsura umano niya, sobrang napakapangit daw. Nagbabaga yung mga mata,
nagtatalasan ang mga ipin na nakangiti habang nakatitig sa kanya. Mabuti na lamang at walang sakit sa puso si Auntie Cora noon, at sa sobrang takot ay kumaripas ito ng takbo papunta sa highway. Magmula noon ay lagi na siyang nagpapasama sa asawa papunta sa palengke. Ang isa pang karanasan ay nang mangyari ito sa dating maniligaw ng ate ko. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Paul. Si Paul ay mahilig sa motor. Lagi nitong pinatatakbo yung motor niya paikot sa lugar. Napakaingay pa nga nito minsan, Sir Seth. Nakagawian na nito na tuwing hapon o di kaya ay madaling araw, nag-iikot-ikot ito sa lugar namin habang nakamotor. Isang madaling araw noon, saktong napadaan itong si Paul sa nasabing poste. Gaya ni Auntie Cora, nasa malayo pa lamang siya. Naaaninagan niya na may babaeng nakatayo sa ilalim ng ilaw ng poste. Binaliwala niya lang po ito, pero nang natapat na siya sa babae at nang lumingon ito sa kanya, wala siyang nagawa kundi pihitin ng todo ang accelerator ng motor hanggang sa makalayo siya sa babaeng iyon. Kung ano ang nakita ni Auntie Cora na pagmumukha ng babaeng ito, ganun na ganun din ang nakita nito ni Paul. Simula noon, tuwing umaga na lang siya nag-iikot sa lugar gamit ang motor niya. At iwas na rin siyang dumaan sa kanto malapit sa amin kung saan nakatutok ang nasabing posting ito. Dahil sa ganitong kwento, medyo na-curious ako at naging skeptical din. Dahil naman sa katagal-tagal ko nang nakatira doon sa lugar na yon, na doon pa ako ipinanganak, nagkamulat at lumaki. Niminsan, hindi ko pa nakita o di kaya naranasan ang kababalaghan na hatid ng babaeng ito na nasa poste. Pero ang lahat ng pagdududa ko ay nagbago nang dumating ang araw na ako mismo ang nakaranas sa parehong sitwasyon. Alas 2:30 na madaling araw noon, lumabas ako ng opisina dahil scheduled lunch ko na. Baka magtaka kayo ha sa mga hindi taga call center dyan o walang karanasan sa call center. Kahit po gabi, lunch yung tawag ng break namin. Dahil sa yun nga nakaugalian ko na dating gawi, naglakad na naman ako papunta sa dating tinitirahan namin. Wala namang masyadong kakaiba habang nasa highway pa ako. Nakapasok na ako sa kanto sa dati naming lugar. Tapos nung medyo malapit na ako din sa crossing, may naamoy na akong mabaho. Parang patay na daga o hayop na napakalansa. Hindi ko na lamang ito pinansin dahil sa mas pinansin ko yung katahimikan ng paligid. Kakaiba yung madaling araw na yon. Walang tao na nakatambay. Taliwas sa nakasanayan ko sa tuwing pumupunta ko rito. Nang makarating na ako sa crossing, humarap ako sa kanang kalsada. Tapos doon, meron akong nakita. Isang babae sa ilalim ng posting tinatambayan namin dati. Noong mga panahon na yon, nawala talaga sa isip ko yung mga haka-haka o kwento tungkol sa babae na ito. Hindi ko naman inintindi yon dahil mas nasiyahan pa nga ako at sa wakas ay may nakita kong gising noong mga oras na yon. Habang papalapit ako sa babae, napansin kong hindi ito gumagalaw. Nakatayo lang. Tapos, habang papalapit ako sa kanya, para bang lalong bumabaho yung amoy. Lalong pumapasok sa ilong ko. Dito na ako medyo natigilan. Pumasok agad sa isipan ko yung mga kwento tungkol sa nakikitang babae sa nasabing poste. Yun nga lang, mga 7 metro na lamang yung pagitan namin ng babaeng ito. Saktong pagkaisip ko tungkol sa mga kwentong ganon, bigla na lamang itong lumingon sa akin. Una kong napansin ay yung nagbabagang medyo madilaw-dilaw na mga mata niya. At yung ilaw ng poste, sa liwanag na yun nakita ko kung paano ngumiti ang labi nito na halos abot hanggang tenga. Labas ang mga matatalim na ipin. Yung bibig nito, para bang sa aso, pahaba, may nguso kumbaga. Napapansin ko na din yung mga buhok niya na parang alambre sa tigas pero gumagalaw yun na kusa na para bang may sariling buhay ang mga ito.
Hindi na ako makagalaw ng mga panahon na yon. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas na boses sa bibig ko. Wala na akong nagawa kundi banggitin ang mga katagang natutunan ko sa mama ko. Sa ngalan ni Jesus, wala kay Gahom. Na sa Tagalog po ay, sa pangalan ni Jesus, wala kang kapangyarihan. Dito na parang bumalik ng unti-unti yung ulirat ko. Para bang nakaramdam ako ng pagpitik at pag-init ng katawan. Nagawa kong humakbang paatras noon. Habang inuulit-ulit ko pa din yung mga katagang yun na kung tawagin po ay rebuke. Habang paatras ako, hindi ko alam na nakadungaw na pala si tirasa ng bahay nila yung kababata ko na tawagin na lamang nating si Jay. Nandun siya nung mga oras na yung gawa ng malakas yung signal sa tirasa nila. Naglalaro po siya ng Mobile Legend doon. Subali ayun nga, kitang kita niya ako na umaatras. At kitang kita niya rin yung babaeng nakatayo sa poste. Dali-dali siyang bumaba mula sa second floor ng bahay nila. Kinuha yung maliit nilang kutsilyo na ayon sa kanya ay gawa sa tanso na pinaniniwala ang mabisang kontra laban sa mga aswang. Nang marinig ko ang sigaw ni Jay ay dali-dali akong tumalikot sa babae at tumakbo pa sa lubong sa kaibigan ko nito. Si Jay naman sigaw ng sigaw noon. Nakahiga ako ng maluwag nung nakalapit ako sa kanya. At nung humarap ako ulit sa babae, wala na ito sa poste. Dahil sa sigaw ni Jay tungkol sa aswang na ito, nagsilabasan na rin yung mga taong malapit doon. May ibang nagdala ng asin, merong holy water at kung ano pang magagamit laban sa aswang. Nang medyo kumalma na ako, kinausap ko si Jay. Nagpasalamat ako sa kanya dahil sa tulong na nagawa niya. Hindi ko kasi alam, Sir Seth, kung paano na lamang kung wala siya dun sa taas ng tirasa. Tinanong ko din siya kung ano nga bang nangyari noon. Kung bakit nawala kaagad yung babae na ito. Sabi niya, habang tumatakbo daw ako papunta sa kanya, na nakatalikod ako sa babae na ito, bigla na lamang umanong may kung anong paghingang nilabas ang babaeng ito sa bibig niya. Kasabay nito ay ang pagtakbo niya pababa sa isa pang kanto. Tapos ay nawala na lamang ito sa kawalan. Magmula noon, iniwasan ko nang bumalik pa sa dati naming tinitiran sa tuwing scheduled lunch ko. Mas pinili ko na lamang na kumain sa karinderya sa labas ng office namin. Dumaan pa ang ilang buwan hanggang sa ay na nga nagkaroon ng pandemya at nagdesisyon na ako na manatili na muna dito sa Davao del Norte. Kinakamusta ko pa rin yung mga kababata ko dun sa dati naming lugar. At dun ko na rin nalaman na may mga kasunod pa daw na nangyari matapos yung naranasan ko na ito. Yung iba, hinahabol umano ng malaking itim na aso at nakikita pa rin yung babae sa nasabing lugar sa tuwing madaling araw. Lalong-lalo na at merong pandemic at curfew. Hindi naman ito ay pinagsawalang bahala ng barangay. Inaksyon na naman ito kaagad. Meron pa nga daw nagroronda doon mula gabi hanggang madaling araw. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa akin ang mga nangyari na ito. Napapanaginipan ko pa din po ang lahat. Pero may mga katanungan pa din ang gumugulo sa isipan ko. Kung sino, nasaan, at kung ano nga ba ang sadya sa aming lugar ng babaeng ito na palaging nakikita sa ilalim ng poste. Mga kagiliw, bago natin simulan ang kwentong ito, baka lamang merong magtanong kung ano ang ibig sabihin ng obrero. Ang obrero po ay ang isa pang tawag sa mga trabahador o di kaya yung mga manggagawa. Yun lang po. Simulan na natin to. Magandang araw sa iyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lilia. Kwento po ito ng asawa ko. Nung una, ilang beses ko siyang pinilit na kung pwede ay maibahagi niya ang karanasan niya sa bahay namin. Ayaw niya talaga gawa nga ng baka daw mapakinggan ng mga magiging kapitbahay namin doon. Pero nung huli,
Nang ipinangako ko sa kanya na hindi ko babanggitin ang pangalan ng lugar at ang pangalan ng subdivision o developer, pumayag naman siya. Bali meron kaming nakuhang pre-selling na townhouse sa gagawing subdivision. Makalipas lamang ang 1 hanggang 2 taon dahil sa bunga ng pagtatyaga namin ng mister ko, maayos naming nahulugan ang mga paunang bayad hanggang sa maging ready for occupancy na ito. Ilang buwan pang natenga ang bahay dahil nag-ipon pa ulit kami para sa home improvement. At nang makapag-ipon, agad naming binalikan ng engineer o contractor para sa home improvement na ito. Maliit lamang po yung bahay, kagaya ng ibang mga townhouses, dikit-dikit. 2 kwarto sa taas. Pagkapasok mo sa baba, sala at dining na kaagad. Sa dulo yung banyo tapos katabi ng banyo e service area. Sa taas naman, maliliit din na kwarto na ang isa ay may 2 metrong view na balkonahe. May built-in na cabinets na rin ang mga yon. Pahabol ko lamang din ang subdivision namin. Medyo malayo kumpara sa ibang mga projects ng developer. Kumbaga, lihis siya sa binili na daan o right of way. At kung galing ka sa pinaka-entrance ng subdivision na ito, sa kanang bahagi po yung amin. Pangalawa sa huling block kung saan ang kabilang bakod ay isa ng creek. So bali ito na. Medyo stricto ang patakaran ng subdivision na ito. 5 ang maximum na trabahador at tanging 2 lamang ang pwedeng mag-stay in. O di kaya matulog o mag-overnight doon. Sa pagbibisibisita namin sa bahay namin na ito, habang unti-unti ang home improvement, ang napapansin namin ng mister ko ay paiba-iba din ang mukha ng mga trabahador. Ayon sa contractor na tawagin na lamang natin sa pangalang Noy, ganun daw talaga sa firm. Nare-relocate, pinapalitan, babago-bago. Depende sa kontrata ng mga trabahador na yon. Pero ang 2 nakastay in doon sa bahay, ayun ang talagang as-is na nanatili sa gawa. Kumbaga, hindi nalilipat para masubaybayan ang mga ginagawa sa bahay na yon. Paminsan-minsan, lumalabag si Noy sa patakaran. Humahatak ba siya ng karagdagang 2 hanggang 3 trabahador para mapabilis ang trabaho doon? Sa pagkakaalala ko, nasa 80% na ang improvement ng bahay. Kumbaga konting finishing na lamang sa loob, landscaping na lamang sa labas, at yung mga kakabit na electricals ang natitirang mga gagawin. Dito, naisipan ng mister ko na tawagin na lamang natin sa pangalang Luis ang mag-overnight-overnight doon. Totally, meron ng mga sofa sa baba. Ang pinaka-main room, wala pang bed pero meron ng foam. Hindi ako sumasama noon sa pagtulog-tulog niya doon gawa ng maselan po ako. Mabilis akong mabahin o magkasakit sa mga alikabok at amoy ng pintura. Madalas, may mga weekend na doon umuwi ang mister ko. Ang natitira lang kasi doon yung 2 nagsistay in gawa ng, alam mo na, walang worker kapag Sabado at Linggo. Siguro, mga nasa 3 beses na natulog doon ang asawa ko. Nang mapansin niya na itong 2 nagsistay in na trabahador, natawagin na lang natin sa pangalang Igme at Jiro. Eh para bang iba ang kinikilos noon? Hindi mapakali. Ito yung unang panahon na noong pauwi na si Noy, bago pa man magpaalam kay Luis, may pinag-uusapan na umano ang 3 ito sa may bandang service area na kahit na piliting pakinggan ng mister ko, iba ang ginagamit na lingwahe. Nang makaalis si Noy, nagpaalam naman ito ng maayos dito sa mister ko. At nang padilim na, yun yung kauna-unahang beses na napansin ni Luis na naghatak na ng tarapal yung 2 trabador. Tapos, itinakip ito doon sa may bukas na parte ng balkonahe ng 1 kwarto. Yung pinaka main room, yung master's bedroom. Tinanong sila ni Luis kung para saan yon. Sagot naman nila, baka daw umulan at pasukin ng tubig. May mga gabi daw kasing bigla na lamang bubuhos. E wala pang salamin at grills yung bintanang yon, kasi pinapagawa pa. Madagdag ko lang Sir Seth na sa kahabaan ng hanay o block na yun ang bahay, naaabot ata sa 30 kabayan ang nandun.
Lilima pa lamang na hindi kami kabilang ang naninirahan doon. Gawa nang nagtataka nga si Luis at hindi niya naman matanong ng diretso ang mga yon. Alam mo na, baka masamain. Pinamatsyagan niya na lang ang mga ito. Napansin ni Luis na bukod sa nakasarang tarapal, may kung ano pang pinapahid ang mga obrero sa frame ng mismong bintana. Hindi kagaya nung mga nakaraang nakikitulog siya doon. Ang luwag-luwag nila. Bukas yung ibang bintana para makapasok ang hangin. Ultimong ang main door, may awang ng konti yon. Sinasara talaga nila. Bukas lamang yung ilawan sa poste sa labas. Pero ito ngang partikular na gabi na yon, may hindi talaga maintindihan ng asawa ko. Tapos sa tuwing kung saan pupunta si Luis, sunod din ang sunod ang dalawang ito. Lalo na kapag lalabas lang para magyosi itong mister ko. Andun pa rin sila nakatambay. At kapag naglakad-lakad lamang saglit si Luis sa kalsada para sumilip sa ibang bahay na wala pang nakatira, titig na titig ang dalawang ito sa kanya. Hanggang sa tuluyan na ngang lamunin ng dilim ang buong kapaligiran. Bukod sa tunog ng tubig sa creek at kuliglig, may mga manakanak ang tunog ng sasakyan sa highway na siguro ay nasa kalahating kilometro din ang layo mula doon sa pinaka-subdivision namin. Gaya nga ng sabi ko, di ba, naging hiwalay siya sa right of way ng ibang mga townhouses ng developer na yon. Kalaliman ng gabi, nakagawian na nila Jiro at Igming magpatugtog ng radyo sa cellphone nila. Noong mga panahon kasi na yon, mas uso pa ang text kesa internet at ang radyo lamang noon ang tanging nag-aagaw sa mga cellphone. Subali ito na, hindi sila magkakatabi. Si Luis, natutulog sa isang kwarto, yung hindi sa master's bedroom, yung isa na walang tarapal, yung dalawa naman nasa baba. Ang pintuan ng dalawang kwarto sa taas ay parehas nakatanggal din noon, finifinishing na. Kaya naman, dinig na dinig ni Luis yung tunugan ng tarapal na nakatakip doon sa maliit na balkonahe, yung nasa may master's bedroom, para itong hinahampas. Pwedeng malakas na hangin pero nung time na yon, yung bintana sa kwarto na kinatutulugan niya, may pumapasok na hangin na may kalamigan naman pero hindi yung malakas na kayang humampas sa tarapal. Patagilid ang paghiga ng asawa ko sa kwarto na yon. Nakikiramdam siya at napaparanoid na din sa galaw ng dalawang obrero. Kasi baka mamaya, di ba, parang yung mga pinapanood niya sa palabas na pinapatay at ninanakawan. Pero kasi, ano naman yung magagawa nila kapag pinatay nila si Luis? Tsaka pang ilang beses na niyang nakasama ang dalawa at wala naman silang naging alitan o problema noon. Hinarap niya ang buong katawan niya doon sa may pintuan para lang kung sakaling pasukin siya. Noong mga panahon na yon, may mga bakal naman doon na sabitan ng tuwalya na hindi pa nakakabit sa mga banyo. Kaya pwede niyang gawing panghampas yung tubo kung sakali. Nawala din sa isip ni Luis na i-text ako noon. Maya-maya pa, biglang nakaamoy si Luis ng parabang maasim. Yung amoy na galing sa hangin na papasok sa bintana ng kwarto kung saan siya nakahiga. Susubukan niya pa sanang angatin ang ulo niya noon nang parabang may pumigil sa kanya na huwag nang gawin. Kaya halos kalahati lamang ng paningin niya ang umabot dun sa taas ng bintana. At walang ano-ano, may parang kung anong humawi ng liwanag mula dun sa bintana na yon. Yung akala mo, may saglit na tumakit doon. At matapos lamang ang ilang segundo ay bigla na namang lumiwanag. Tapos nangamoy maantot at nangangasim. Nawala lamang ang amoy na ito nang magsimula na namang kumaluskos ang tarapal sa kabilang kwarto. Tapos ayon, sa kalagitnaan ng katahimikan, bigla na lamang tumunog ang angil dun banda. Dito na napaangat ng ulo si Luis. At ang unang naisip nito eh, kung may nakapasok bang aso sa loob ng bahay at paano ito nakarating doon sa may balkonahe. Hindi pa man siya tuluyang nakakabangon nang marinig niya ang mga yabag ng dalawang trabador na umakyat.
Sinubukan nilang hinaan ang mga yabag na yun para hindi marinig ni Luis. Pero wala eh. Gising pa ang asawa ko noong mga oras na yon. Nakikimatsyag din. Sinilip muna nilang mister ko na noon ay nakahawak na sa isa sa mga tubo na i-install pa lamang sa sabitan ng tuwalya. Kumbaga, inihahanda ang sarili na ihampas kung sakaling yung iniisip niya tungkol sa dalawang trabador ay totoo. Nagkunwari ang tulog si Luis noon. Pero saglit lamang silang sumilip sa kanya at pumasok na ang mga ito sa kabilang kwarto kung nasaan ang tarapal. Naririnig pa ng mga mister ko noon ng mga kataga na mga trabador na andun na naman daw ito. Pumubula na naman umano yung langis na pinahid nila sa frame. At buti, nailagay nila yon para hindi ito makapasok. Hindi na pinatay ng mga trabador yung ilaw sa hallway. At hindi na rin alam ni Luis kung paano siya nakatulog noon. Nagising naman siya ng maayos, nakapag-almusal. At bago pa man mananghalian ay nagpaalam na ito kina Igme at Jiro. Hindi maalis sa asawa ko kung ano ba yung hindi sinasabi sa kanya ng mga trabador. Laking lungsod kami parehas kaya malayo sa kababalaghan ang iniisip niya noon. Nung mga panahon din na yon, hindi pa rin binabanggit sa akin ni Luis na meron na pala siyang napapansin doon sa gabing natulog siya. Bali ang ginawa niya, pinagplanuhan niya ang sumunod na pag-overnight doon. Hindi niya sinabi in advance sa mga nagtatrabaho doon at talagang balak niyang surprisahin ang mga ito. Hindi naman kasi every weekend na lagi doon ang mister ko. So bali ayun niya. Sabado, ganap na pasado alas 5 ng hapon. Nakarating si Luis sa highway. Bumaba at nilakad ang natitirang ilang metrong maliit na daan papunta sa subdivision. Madilim na noon. Kaya naman takang-taka ang mister ko nang masalubong sina Igme at Jiro na palabas ng bahay. Nilak ang pintuan at merong dalawang balabal. Nagulat din ang dalawa nang makita si Luis at nang tanungin sila ng mister ko kung saan sila pupunta. Lalabas lamang daw sila para bumili ng pagkain noon. May dala ng pagkain ng mister ko gaya ng nakagawian. Kaya naman wala nang nagawa ang dalawa kundi ang bumalik. Tahimik sina Igme at Jiro noon. Siyempre, hindi nila in-expect na dadating yung mister ko eh. Wala na rin si Noy noon at pati ang ibang mga trabador, wala na rin doon, Sabado. Maya-maya pa, dumaan na yung nagbibisikletang gwadya. Binati sila nito. Nasa loob si Luis at narinig niya ang sinabi ng gwadya na ito na, "Oh, di kayo pupunta sa guardhouse?" Sagot naman ni Jiro, hindi daw gawa nga ng andun si Luis. Sabi naman ng gwadya, huling ikot na niya daw sa block na yun ngayong gabi. Dahil sa kulang sila sa magbabantay at hindi niya daw kayang umikot ng mag-isa lang. Nung mga panahon na yon, nakabit na ang bintana ng mga kwarto sa taas, yung sa master's bedroom. May screen at sliding na din kaya naman wala ng problema noon. Kaya naman ng yung dalawa ay inaayos na naman ng tarapal para isara yung pinakabalkunahin ng main na bedroom o di kaya ng master's bedroom. Sinabihan na sila kaagad ni Luis na wag na at mukhang hindi naman uulan. Susubukan na daw matulog ng mister ko doon sa master's bedroom dahil sa na-fully furnished na ito. Matapos nilang kumain, nag-usap pa ng konti tapos nagyosi sa may labas. Dito pa lang, pasado alas 7, naaamoy na kaagad ng mister ko na parang may amoy maasim na naman sa paligid. Malabong galing sa creek kasi yung hangin mula sa likod ng bahay papunta sa harap ng pader. Pero naitanong pa rin ni Luis sa kanila kung madalas bang ganito dito. Kung nagsisisingaw yung creek kasi kapag bumibisita naman ako, kami, kapag umaga, hindi talaga abot nagsingaw ng kung anumang meron sa creek na yon. Kaya takang-taka itong mister ko. Wala namang maisagot ang dalawa kundi depende daw. Mga pasado alas 8 nang umakyat ng mister ko sa taas. Wala pa rin pinto ang dalawang magkaharap na kwarto noon. Bago pa man tuluyang matulog, bigla na lamang sumilip si Igme sa master's bedroom na ito. May dala-dala itong bote na may langis. Tinanong siya ng mister ko kung ano ang gagawin doon. Ang sagot nito, ipapahid daw sa may frame ng bintana.
yung kagaya nung naranasan ng mister ko nung huli siyang matulog doon. At nang tanungin ni Luis kung para saan, tinanong siya pabalik ni Igme kung naniniwala ba ang mister ko sa tinatawag na aswang. Dito, napatawa ang mister ko. Sino namang aaswang sa kanila ay halos umuusod na yung panahon noon. Tsaka ultimong, ang dating tirahan nga namin na may madadaanan kapang talahiban kapag wala ng tricycle sa gitna ng gabi, ilalakad lang ng mister ko yon. Niminsan, wala naman siyang nakikita ng mga ganong nilalang kahit na hitik sa kwento tungkol sa aswang ang dating tirahan namin sa lungsod. Sa madaling salita, hindi pumayag si Luis na pahiran yon. Baka daw ikasira pa ng pintura, bagong finish pa naman. Pero pinakausapan siya ni Igme na kung pwede itabi yung langis na ito. At sa oras na may makita siyang kakaiba, puhusan niya umano. Pailing-iling man yung mister ko pero sumigil na lamang ito para lang ba makampante ang mga taong yon. Typical na langis ang nakita ng mister ko noon. Parang may mga gabuhok na malalambot na ugat sa loob. Kalagitnaan ng gabi, nagising si Luis na pawis na pawis. Napakainit umano. Sa pag-aakalang hindi niya nabuksan ang bintana at itira lamang yung screen, bubangon siya. Takang-taka siya gawa ng bukas naman umano yung bintana at tanging screen lamang ang nakaharang doon. Pero alam mo yung walang hanging pumapasok sa screen na ito. Ang dilim din ng kabuuan ng bintana. Pinilit niyang sumilip, tiningnan ang labas. Nitunog ng kuliglig o yung kahit liwanag lamang ng buwan sa langit. Wala siyang maaninag. Isiniksik niya pa ang mga mata niya sa screen na yon. At dito, napahinto siya saglit. Bakit hindi niya makita ang poste ng ilaw sa baba? Brownout ba? Nilingon niya yung labas ng pinto at naaninag niya sa hallway yung ilaw sa baba ng hagdan. Nang ibig sabihin ay walang problema sa kuryente noon. Sa pagbalik ng tingin niya sa screen ng bintana, sumalubong sa kanya ang isang buga o hininga. Hindi hangin. Para bang buga o ihip lang. At dito na siya nagsimulang makaamoy ng kadiri at malansang amoy na yon. At kasabay nito, ay may bigla na lamang lumabas na dalawang naninilaw na bilog sa mismong harapan niya. Dito na napaatras si Luis. Hindi niya alam kung ano yun pero saktong pagkaatras niya, yung buong dilim na sumasakop sa paningin niya sa bintana, umatras din. Dito na napansin ni Luis na natatakpan lamang pala ng kung ano yung paningin niya. Dahil habang paatras ito, unti-unting lumiwanag ang mga gilid ng parte ng bintana. Ultimong ang langit kahit na gabi ay may konting liwanag siyang nakikita. At naaaninag niya na rin ang ilaw ng poste sa bandang ibaba. Tapos, ang pinanggagalingan ng dilim, figura ng tao. Isang malaking tao na ayon sa mister ko, halos nasa anim na talampakan. Malapad ang balikat at ang dalawang naninilaw na bilog na nakikita niya. Sa maniwala man kayo o sa hindi, ay mga mata nang nakatayong yon. Napatumba ang mister ko noon at kitang-kita niya kung paanong yumuko ang nilalang na nakatayo lamang sa pagitan niya at ng screen ng bintana. Bago pa man gumawa ng hindi maganda ang nilalang, gumapang ang mister ko palabas. Tapos sir, ganito pa. Pagkalabas niya ng pintuan, nilingon niya ang bintana pero biglang nawala ang figura na yon. At bago pa man siya makabangon para bumaba ng hagdan, bigla na lamang lumagapak ang bintana na nasa kabilang kwarto naman. Napabaling ang tingin niya sa pinto at bintana ng kwarto na yon. At kitang-kita ng dalawang mata niya na nandun naman ang nilalang. Hindi niya alam kung paanong sa laki ng katawan nito ay nakayakap na parang tuko sa may pader. Nakatitig sa kanya. Akala daw talaga ni Luis noon na nananaginip siya.
Dito na siya nagsisisigaw at dahil sa akala niya panaginip lang ang lahat, tinalon niya ang baitang ng hagdan. At kung hindi pa lumagapak at sumakit ang sakong niya pagkaapak sa baba, na siyang rason kung bakit siya napaupo. Hindi niya mapagtanto. Nagising-nagising siya. Dali-dali namang napabangon sa foam sa sahig si Igme at Jiro noon. Pagkasalubong nila sa asawa ko, nagturo na lamang ito at parabang alam na ng dalawa kung ano ang ibig nitong sabihin. "Doy, kuha ka asin, Doy," sabi nito ni Jiro sabay akit nila sa taas. Kumapit si Luis sa may hawakan ng hagdan. Hindi niya inalintana yung sakit ng sakong niya at dahan-dahang sinundan ng dalawa. Naabutan niya pang mula sa isang kwarto ay lumipat sa masters ang dalawa. May naririnig na angil silang tatlo pero hindi nila alam kung saan galing yon. Paroon at parito ang dalawa na siyang paulit-ulit na hinahagisan ng asin ang bintana. Nakalimutan na rin ni Luis noon ang bote na iniwan sa kanya. Pero nang makarinig sila ng yugyog sa screen ng master's bedroom, dun na pinulot ni Igme ang langis na yon at parabang ginawang agwa bendita na sinaboy dun sa gumagalaw na bintana. As in parang magnanakaw na pilit talagang binubuksan ang bintana na yon. Lalong nakarinig ng galit na angil ang tatlo. Lalo itong nagwawala. "Walang ano-ano. Sinabihan ni Igme si Jiro na tawagin mo na. Sabihin mo na ang pangalan." Pagkatango ni Jiro, sabay sigaw nito sa kinakaharap nila sa bintana na, "Walang hiya ka, uyo! Sige, sirain mo yan! Yari ka kay Boss Noy kapag nalaman niya to. Alam na alam nun kung saan ka nakatira. At alam na alam namin kung ano ka." Tumigil daw talaga ang pagyugyog pagkatapos noon. Para daw nabunutan ng tinik si Luis. Matapos masara ang mga bintana, bumaba saglit ang tatlong to. Pawis na pawis ang mister ko na halos laklaki ng isang litrong tubig sa takot at uhaw. Sa pagkikwento ng dalawa, meron silang isang kasamahan na obrero o trabahador doon. Hindi rin regular ang pagtatrabaho at pinapalitan pero ito daw kasi may pagkapasaway. May mga araw na hindi pumapasok. Tapos ayon pa kay Noy, dahil sa nereto lang din ito sa kanya ng isa pang kakilala sa konstruksyon. May sabi-sabi ang dating nag-handle dito na, yun nga, may pagkaaswang nga si Loco dahil kababayan niya yon. Kaya halos iluwanan ng mga kontraktor kasi sino ba naman ang hindi matatakot? Magigising na lang yung kasama nila na nakatayo ito sa paanan, naglalaway at nagbabaga ang mga mata. Madalas, amoy hilaw na karne pa kung papasok. Bigla na lamang mawawala sa kalagitnaan ng trabaho o kung ano pa. Na siya ding nangyayari paminsan-minsan kina Noy noon. Pero hindi nga nila mabitabitawan dahil sa matikas talaga ito, grabe magbuhat. Hanggang sa yun nga, napapadalas yung absent at kung papasok ay parang kulang sa tulog at sobrang malansa pa. Eh, hindi naman nagtatrabaho sa karnehan sa palengke yun kaya talagang magtataka ka. Matapos nga ma-warningan ito eh, parabang sinuspend lamang ni Noy. Kaya galit na galit ito. Ilang araw na daw silang tinatakot doon. Hindi nila alam ang pakay ng uyo kung bakit sila ginaganon. Kaya din sila naglagay ng tarapal gawa ng nung minsan eh nagisingan nga nilang may malaking asong nakatayo sa taas ng lababo habang natutulog sila. As in malaking aso yon. At nung habulin nila ng martilyo at lagari, umakyat ito at dun lumabas sa balkonahe at tumalon pababa. Lagi yon. Ultimong ang gwardya na rumoronda, takot na ding mapag-isa. Tatlong beses na kasi nilang nakita ang obrero na ito, kung siya man yon. Yung isa, isang aso na paikot-ikot lamang sa bubungan ng mismong bahay namin. Tapos itatalon-talon sa iba pang bubungan ng mga hindi okupadong katabing bahay. Meron pang isang gabi na si Uyo mismo ang nakasalubong galing sa mismong bahay. Sa kalagitnaan ng gabi at hindi kaaya-aya ang amoy. Akala nga nila ito ang nagstay in doon pero yun nga, si Igme at Jiro pa rin. At ang isa pa ay yung bigla na lamang may tumawid mula sa bahay namin.
at para umanong unggoy na sumampa sa kabilang bakod, palipat sa kabila kung nasaan banda ang creek. O sir, maski si Luis na naranasan niya yon, hindi pa rin makapaniwala sa naibahagi nila. Kaya nga daw nung gabing nakasalubong ni Luis itong dalawa, ay dun nagpapalipas ang mga ito ng gabi sa guardhouse at sumasabay na lamang sila kung mag-roaming ang mga ito ng gabi o madaling araw para madaanan ng bahay. Kahit pa kasi sabihing tinatakot lamang sila ng pinaghihinalaang aswang. Mahirap na, diba? Baka bigla silang dalihin. Kaya kadalasan din ang weekend nila sa umaga sila tulog noon. Isa sa mga weekdays matapos mangyari yon, bumisita kami ni Luis at nakilala niya agad kung sino ang uyo na ito. Malaki talaga umano ang pangangatawan at matangkad na tao. Pero nang dumating kami ay yukong-yuko ito at hindi makatingin ng diretso. Ang napagtanto lamang ng mister ko noon ay hindi ito sinumbong ng dalawa kay Noy. Kasi doon pa nagtatrabaho yung tao eh. Sa pagkakataon na yon, pasensya na po pero hindi ganun kamapaniwala ang mister ko sa mga albularyo. Kaya direkta siyang lumapit sa kakilala niyang alagad ng simbahan. Meron itong inalok na San Benito. Pero ito yung San Benito na hindi kinikwentas o pinupulseras. Nakalagay ito sa parang bilog na pa-bracelet at isinusuksok po ito sa may doorknob ng isang bahay bilang pamproteksyon. Nilagyan lahat ni Luis ang pintuan. Pinto sa taas, sa banyo, at pinto sa baba. Sa maniwala man kayo o sa hindi, isang linggo lamang ang lumipas. Hindi na tumuloy ang uyo sa trabaho niya doon. Pero ang alam namin ay inilipat lamang ito ni Noy sa ibang proyekto. Sabi naman ni Igme at Jiro, paanong hindi aalis eh, magmula nga daw lagyan ng San Benito ang mga doorknob. Hindi niya magawang pumihit ng maayos doon. Ni pumasok sa bawat pinto, hirap na parabang bigat na bigat sa sarili. Hindi na doon natulog si Luis. Hinintay na lamang niya na ma-fully furnish ang bahay at saka na lamang ito nakahinga ng maluwag na tumira at matulog kami doon. Pagkatapos na pagkatapos mabindisyonan ang bahay. Sa ngayon, marami-rami na ang nakaukupa sa block na yon. Pero yung ibang unit hindi pa nabibili at puro auction na lang. Nagmamahal na kasi ang lupa at bahay lalo na kung hindi pre-selling. Hanggang dito na lamang po Sir Seth. Maraming salamat po kung sakaling mababasa mo ang kwento ko. Magandang araw sa iyo, Sir Seth. Ako po si Apollo. Bali ang kwentong ibabahagi ko ay karanasan namin ng kuya ko noong bata pa ako. Nasa 12 anyos ako noon at si kuya ay nasa 20. Maaga kaming naulila sa mga magulang namin. Si nanay nasa 5 taon pa lang ako namatay na. Si tatay na lasinggero matapos noon ay namatay din sa bangungot noong nasa 16 anyos si kuya. Ang lupa na kinatitirikan ng bahay na iniwan sa amin ng mga magulang namin ay pag-aari nila lola at lolo noon. Kaya naman sa kabutihang palad ay nanatili kami dito. Yung mga kamag-anakan naman namin ay handa naman kaming tulungan noon. Pero dahil sa hirap ng buhay, alam ng kuya ko na magiging pabigat lamang kami sa kanila kung aasa kami. Sa madaling salita, huminto siya ng pag-aaral at ako ang nagpatuloy. Nagtrabaho siya kung saan-saan pwede. Talaga pong hindi uso ang child labor sa probinsya kasi bata pa lang gusto na ng lahat na kumita ng pera noon. So bali ayun nga. Tanda ko noon, inalok si kuya na tawagin na lamang nating Romeo sa isang handaan. Bali tutulong siya sa pagpapatayo ng pansamantalang kamalig, pagtali at pagkatay ng mga hayop na ihahanda at paghukay ng mga lutuan sa labas ng bahay. May kalayuan ng lugar kaya madaling araw pa lang, ginising na niya ako para isara ang pinto at aalis siya gamit ang bisikleta. At dito na nagsisimula ang kahindik-hindik namin na karanasan.
Dumating si Kuya doon mga bandang alas 5 ng umaga. Mula sa kalsada, kailangan niya pang bumaba sa bisikleta at itulak ito paloob sa lugar dahil sa pulos damuhan na makakapal ang dahon na nandun. Ayon kay Kuya, pagpasok niya palang sa looban ng mga kabayan ramdam mo na may mga paparating na handaan. Ang pagkakaalala niya noon ay yung kamag-anakan ata na dikit-dikit ang karawan kaya medyo malaki-laki yung handaang ito. Kumbaga, inisang handa lang kaya sobrang ingrande. Kaya talagang tiba-tiba na naman kami dahil bukod sa sasahuri niya uuwi pa yan ang mga karne o lutong pagkain. Pagdating ni Kuya sa pinakabahay kung saan idadaos ito, yung pestuhan ng katayan ay nilagay sa bandang gilid ng bahay kasi mas malawak doon. Nakahanda ng lahat. Lamesa, pagkakatayo ng baboy, kambing, pato at mga manok. Bale, maghuhukay na lamang sila ni Kuya ng papatungan ng mga malalaking kawa para malagyan ng apoy sa baba. Nagsimula na silang magkalso ng mga kawayan at magbara ng butas sa mga pundasyon at sa loob lamang ng ilang oras. Bago pa uminit ang sikat ng araw, nakagawa sila ng tatlong silungan noon. Pang-apat yung silungan ng mga lagay ng kalderong lulutuan. Subali ayon, kinatay na ang mga baboy, pinako na ang ulo ng mga kambing, ginilitan na ng leeg ang mga pato at mga manok, at nililinis na lang ang mga ito para palambutin. Nagkanya-kanya ng linis ng katawan at hugas ang mga trabador, at wala nang gagawin sila Kuya noon kundi ang makibantay sa mga lulutuin, lalo na ang mga pulutan. At kung may matitiramang karne, automatic iuwi nila at kung wala man edi yung mga luto na. Subali ayon, habang abala pa yung iba, pumunta na sa likuran si Kuya Romeo para maglinis ng sarili at makapagpalit ng damit. Dalawa ang kuhanan ng tubig dun sa lugar. Isang nasa kabilang gilid na may poso pero punong-puno ng mga kababaihan na naglilinis ng mga pagagamitan sa handa. At yung isang balon sa likod na nagdudugtong naman doon sa may poso pero pwede mo pa rin kuhanan ng tubig. Bali doon pumunta si Kuya sa likuran. Walang katao-tao noon doon maliban sa kanya. Malawak ang paligid sa likod pero mahawan at walang kakahoy-kahoy. Puro patay na lupa. Dalawa ang pinto ng bahay. Isa sa harap at sa gilid na katabi ng posong maraming gumagamit. Kaya namang takang-taka si Kuya noon dahil sa pagkakaalam niya, walang nakasunod sa kanya o walang katao-tao sa paligid. Pero napapikit lamang siya konti para hilamusan ang mukha. Sa kabilang parte lamang ng awang o balon, merong biglang nakatayong isang babae. Napakaganda ng babae na ito kung tutusin. Napatulala nga daw si Kuya. Hindi naman sa pagmamayabang Sir Seth pero tisoy po kasi si Kuya. Kahit na anong bilad sa araw, namumula lang tapos maputi na. Ako kasi yung tipong nognog talaga kaya hindi kami napaghahalata ang magkapatid noon. Nakatayo ang babaeng ito. Nakatitig sa kanya habang nakangiti. Minitian naman ito ni Kuya pabalik. Tinanong siya ng babae kung bago lang daw ba siya doon kasi ngayon lang niya nakita si Kuya. Sabi naman ni Kuya, nakikidayo lang dahil nga merong handaan. Tumango ang babae. Tinanong pa ni Kuya kung iigib ba ito pero umiling lamang ang dalagang yon. Mga ilang segundo pa, biglang sumilip ang babae ito sa bandang gilid ng bahay. Tapos biglang sinabi kay Kuya na aalis na siya. Sabay lakad sa bakanting lote sa may likuran. Tumango naman si Kuya at ilang segundo lang matapos makapagpaalam ng dalagang ito. Saka naman dating ng dalawa pang nandun sa likod para umigib din noon. Pagkalingon ng balik ni Kuya sa lote, nawala ng babae. Hindi niya alam kung saan ito lumiko pero dahil sa kinausap na siya ng mga kasamahan habang nagkanya-kanyang linis ng katawan, hinayaan niya na lamang ito. Naging maayos ang handaan. Dapat may inuman pa yun sa gabi pero bago pa man tuluyang magdilim ay nagpaalam na si Kuya Romeo sa mga kasamahan dahil sa wala naman ang gagawin at makikipag-inuman lamang din ang iba doon. Pinayagan ito kasi nga iniisip ako ni Kuya noon. Bali bukod sa bayad, ang inuwi na lamang ni Kuya noon
ay ang mga lutuna na ulam. Gawa ng ang mga natirang karne ay isusugba o ilalatag ng mga namumulutan sa apoy. Lalagyan lang ng asin tapos parang gagawin bang sisig. Ganon. Pasado alas 5 nang magpaalam na si Kuya sa kasiyahan. Habang tulak-tulak ang bisikleta. Sa bandang unahan, bago pa man siya makarating paakyat ng kalsada, meron siyang nakitang babaeng nakatayo. Tila ba siya talaga ang hinihintay nito gawa ng titig na titig ito sa kanya. Tapos habang papalapit si Kuya, napapansin niya na hindi naman gumagalaw yung babae sa kinatatayuan. Pero bakit parang ang bilis nitong makalapit kay Kuya? Yung parang pa-zoom in siya kahit na naghihintay lamang ito kay Kuya noon. Hanggang sa nakailang kurap lamang si Kuya, nasa harapan na niya ito. Malinaw ko lamang na hindi nakainom si Kuya noon, sir, gawa ng meron pa siyang nakokontratang isa pang trabaho kinabukasan. Ang babaeng nasa harapan ni Kuya ay ang magandang dilag na nakausap niya rin sa may likod ng bahay nang naghihilamos siya. Nakangiti ito. Tapos, kinamusta siya nito. Tumugon naman ang Kuya ko na ayos lang. Tapos ang sabi nito kay Kuya, mukhang puro luto daw ang karne na binigay sa kanya. Kung gusto daw ba niya yung medyo hilaw-hilaw pa pero napausukan na. Nawala sa wisyo si Kuya noon at tinanggap ang karne na inalok ng babaeng ito. Hilaw pa nga ito pero yung tipong naisabit na sa pausukan. Medyo tuyo na kumbaga. Nakalagay lamang ito sa pabilog na tali na pinuluputan ng maayos. Tinanong ni Kuya kung saan galing ito. Sabi niya naman, nahingi niya daw sa handaan. Ang ipinagtataka ni Kuya, eh hindi niya man lang napansin o nakita yung babae doon. Pamilyar naman yung mukha niya, kaya nagtaka si Kuya noon. Siyempre makikita niya yun, di ba? Ang huling pagkakaalala ni Kuya ay tinanong niya ito kung ano ang pangalan niya. At nung tinapik siya nito sa balikat, wala na. Tapos ito pa, bumalik na lamang ang ulirat ni Kuya noon. Nakabisikleta na siya habang papasok sa barangay namin. So ano ang nangyari nung mahabang paglalakbay niya, di ba? Wala siyang maalala noon. Nasa bahay na rin ako ng mga oras na yon. Sinalubong ko si Kuya noon na akala ko pa nga lasing dahil may parting tulala ito. Tapos namumutla pa. Pero nang lapitan ko din, hindi naman din talaga amoy alak siya. Kinuha ko yung mga ulam at karne na hilaw na bigay sa kanya ng dalaga na ang buong akala ko rin ay galing din talaga sa handaan noon. Parang kalahating gising si Kuya noon nang magpaalam ito dala ang balde na maghuhugas nga muna ng katawan. Doon ito maghuhugas sa poso hindi kalayuan sa amin na nakatayo sa bahay naman nila Lola at Lolo. Nagdala din ito ng ulam doon para sa kanila. Putlang-putla talaga si Kuya noon. Pero pagkabalik niya, matapos niyang makapaligo, balik ulit sa dati ang kulay niya na para bang bumalik sa wisyo. Sabi niya, hindi niya daw talaga maintindihan ang pakiramdam niya habang papalapit sa bahay namin. Basta, niyong pagbisikleta niya mula sa baryo na yon hanggang makarating sa bukana ng barangay namin, wala siyang maalala. Pero matapos niyang maligo na sana ay hugas lang, doon na siya naalimpungatan. Inutusan na niya ako magsaing noon tapos ay iinitin ang ulam. Subali ang banggirahan namin o yung hugasan ng pinggan at lagayan ng tapayan kung pamilyar kayo na sa gilid na bahagi ng bahay yon. Medyo open ang bintana. Kita ang labas na purong sagingan at ang katabi ng banggirahan na yon ay ang maliit na dapog ulutuan na dikahoy. Habang nagsasaing at isusunod na yung iiniting ulam, nandun ako sa banggirahan para tanggalin ang mga nakapulupot na tali sa karne. Nanlalagkit ang hilaw na karne na yon. Para bang bawat himas mo bumubula. Wala namang amoy na mabaho na indikasyon na sira. At kung titingnan mo, pinatuyo lamang ito sa usok pero mukha pa talagang sariwa. Yun lang talaga, kala mo binabara ng sabon noon. Sabi ko kay Kuya, bakit ganon ang lagkit? Sabi naman niya baka daw sa taba at nahanginan.
Inamoy niya din at wala naman din kaaya-ayang amoy sa kanya. Sabi ni kuya, doble hugas ko na lang daw at himasin ng asin at kalamansi. Tapos ay itapon na namin sa may baga, baka masira pa kapag hindi inulam. Pagkatanggal ko ng lahat ng nakapulupot na tali, naghiwa na ako ng kalamansi at itinabi yung lagayan ng asin. Bubudburan ko na sana ito, sir, at pipigaan. Nang walang ano-ano, sa mismong tuktok ng bintana ng banggirahan na yon, kung saan ako naghuhugas at naglilinis nitong karne na ito, merong biglang sumampa. Unang tingin ko manok, kasing laki kasi ng pangsabong, pero purong itim siya, mula sa Adidas o paan ito. Tapos, yun yung unang beses kong makakita ng manok na balansing-balansi ang paa sa may tuktok ng bintana, kapit na kapit sa nakausling dulo ng kawayan. Tapos, nakatagilid ang katawan. Nagulat ako noon. Wala namang uwak sa amin at imposibleng native na manok ito. Napakatagal kong tumitig sa kanya. Hindi ko talaga inalis yung tingin hanggang nung hawakan ko na yung asin para ilagay sa karne. Nag-akma itong lumipad nung ginawa ko yon. Ibinuka ang pakpak niya, tapos hinampas-hampas sa mismong tapat ko. Ang lakas ng hangin sa bawat paghampas ng kung anong ibon na yon. Halos lipa rin na yung mga sangkap na hinanda ko na yon. Nung mahulog yung plastic na pichel na walang laman sa sahig, dito na pumunta si kuya sa kusina at tinanong ako kung ano yan. Tinuro ko sa kanya yung nasa labas at ang tanong niya sa akin, kanino o manong manok yan? E di sabi ko, ewan ko. Dito ko na tinuloy ang paglalagay ko ng asin. Pagkahimas ko ng asin sa karne, aba, lalong nagwala ang ibon sa labas. Halos bumaliktad na ito mula sa kinasasabitan sa taas at lalong pinagaspas ang pakpak niya. Kahit medyo nababali sana ako sa pinaggagawa ng ibon na yon, tinuloy ko na ang pagpapaikot ng katas ng kalamansi sa mismong karne. At dito, inuntog niya ang ulo niya sa mismong bintana. Ang napansin namin ni kuya, bilog na pula ang mga mata nito. At sa pagkuskus niya ng ulo niya sa bintana ng banggirahan na yon, napagtanto namin na wala itong tuktok o tuka. Dito na ako kinabahan syempre. Bigla niyang ibinuka ang bibig niya at bumulahaw sa amin ang matinis na boses nito. At nang mapagtanto ng kuya ko na hindi ito pangkaraniwang ibon, bigla niya akong hinila palayo sa kinatatayuan ko. Pinulot ang asin sa lagayan at ibinato dito. Napakabilis ng pagkabitaw niya sa bintana noon. Pero wag ka, yung inipitan niya ng mga paa niya, nagkaroon ng marka doon na akala mo pinilipit ng kung ano ang banda ng kawayan na yon. Aswang ata yung pong, sabi ni kuya. Palayo ko po yung pong. Sabi niya naman baka napadaan lang kasi hindi naman talaga maiiwasan kapag sa probinsya, di ba? Matapos maluto ang sinaing, mabilis ang init na mga lutong ulam para kung hindi man maulam lahat ng gabing yon, ay hindi naman ito mapanis. Tapos saka namin inilatag sa baga ang karne na yon. Nagsukad na kami ukumuha ng kanin sa kaldero. Grabe, medyo takot pa rin ako nun, Sir Seth. Hindi ako makaalis sa tabi ng kuya ko. Nandun na kami sa may bandang kainan, tikim-tikim sa ulam na luto habang hinihintay maluto ang karne. Hanggang sa ito na, ilang minuto pa lamang kaming nakaupo sa kainan habang nag-uusap ni kuya. May narinig kaming matinis na parang maliit na sigaw sa may bandang kusina. Yung tunog na parang kumukulong tubig sa takore, ganon. Nagkatitigan kami ni kuya noon. At nang marinig pa namin ulit yon, dito na kami sabay tumayo at sumilip sa kusina. Sa maniwala man kayo o sa hindi, yung karne, yung sinasalang namin sa baga ng apoy, gumagalaw, tumitibok-tibok na parang may sariling buhay. Halos tumatalsik sa baga at paikot-ikot sa may loob ng lutuan noon.
At ang matinis na sigaw ay nanggagaling dun mismo sa karni na yun na para bang nagmamakaawa na wag sunugin. Hinarangan kagad ako ni Kuya. Pinanood namin ito habang paulit-ulit na nagpuputukan ang mga nilagay na asin. Nakakapanghilakbot talaga yung sigaw noon. Hindi lang yon. Bigla namang kumalampag ang bintana ng banggirahan, yung pinagugasan ko kanina. At sa madilim na labas noon, kita namin ang dalawang kamay na merong mahabang daliri at mukhang ininungod doon na parang silip na silip sa amin. Hindi mo makikita ang kabuuan ng katawan, as in kamay at mukha lang. Galit na galit ang mukhang yon. Para siyang baliw na sa bawat tilamsik ng karne ay nagwawala siya. Naglakas loob si Kuya na sigawan ito na kung ano ang kailangan niya at bakit kami inaano. Isinuksok pa ng nilalang ang kamay niya sa loob ng bintana at itinuro ang karne na yon. At ang sabi kay Kuya, kung ayaw mo yan, ibalik mo na lang sa akin. Dito na naalala ni Kuya ang babaeng nagbigay sa kanya ng karning yon. Pero malayong malayong itsura ng nasa banggirahan. Dinampot ni Kuya ang lagay ng asin na nakasabit lamang sa may balayan ng bubong at paulit-ulit na hinagisan ang babae sa bintana. Nagsisisigaw ito at nagwawala. Talagang akala mo naghahamon ng away. Nabitawan niya man ang paghawak sa bintana noon. Pabalik-balik naman ito at paikot-ikot. Kinakatok ng malakas ang pader na malapit sa lutuan. Dito na narinig namin bigla ang sigaw na nanggagaling sa kabilang bahay lang, kay Lolo. Matipuno at malakas pa si Lolo noon, tapos buong-buo ang boses niya. Rinig namin ang sigaw niya noon na, "Hoy, naninira ka ng bahay ah. Taga rito ka ba? Gusto mong hindi ka na makalabas ng barangay namin." Sinagawan ng babaeng ito si Lolo ng pabalik na ibalik na lamang daw ang karne. Ibalik na lamang. Malinaw pa sa amin ni Kuya ang sinabi ni Lolo noon sa nilalang na ito na, "Nilintian kao? Hindi kao ginmaghalin? Na sa Tagalog, walang hiya ka. Hindi ka talaga aalis." Nung marinig namin na bumukas na yung gate sa bakod na nakapagitan sa bahay ni Lolo at sa amin, dito na kumalas ang kung anumang yon sa pader. Narinig namin ang mga yabag niya at mga banggaan sa may sagingan. Pinanood namin yung karne. Unti-unting nang hina ang paggalaw-galaw nito at nang buhusan pa ni Kuya ng asin. Parang may maliit na sigaw na pahabol pa kaming narinig noon bago ito naging mabaho. Nangamoy sunog na buhok na halos masukasuka na kami at siyang biglang pagsobra ng usok doon sa mismong karne nang gagaling. Kumatok si Lolo sa may pintuan. Binuksan ni Kuya. Dala-dala ni Lolo noon yung dalawang kris niya na gawa sa tanso. Punong-puno na ng usok ang bahay noon at napakabaho talaga ng karning ito. Ikinuwento naman ni Kuya ang nangyari at nang malaman ni Lolo yon, inutusan niya pa kaming paapuyin ang karne na yon sa may lutuan hanggang sa tumigas na parang uling na. Matapos noon, hinayaan na lamang muna namin. Binuhusan ng tubig at dun na pinagpatuloy ang pagkain kina Lolo, pati na rin ang pagtulog. Ay nga kay Lola, napansin na niya umano si Kuya na kakaiba yung kinikilos noon nung nasa poso ito. Kaya naman pasikreto niyang nilagyan ng suka ang pinanliguan ni Kuya at tinapikan ito ng langis sa batok. Hindi po manggagamot si Lola. Medyo maalam lang. Sabi lang ni Lola ay baka natampong itong si Kuya kasi nga nung kabataan niya, eh maraming nanguusog o tumatampong dito dahil nga sa tisoy at parang Santo Niño kaya natitipuhan. Maaring ganun din ang nangyari sa kanya noon. Kumbaga natipuhan ito ng aswang. At para bang gusto siyang gawing kalahi nito. Yun nga lang talaga, kamalas-malasan at nilagyan ito ng asin at kalamansi. Kaya naman pinaalalahanan si Kuya na kapag may tumapik sa kanya, tapikin niya rin pabalik para wag nang maulit na para siyang nahipnotismo
o di kaya mapasaan ng kung anong sakit. Ang plano sana ni Lolo ay ipagamot si Kuya kasama ng kung anong karne na nasunog noon. Pero kinaumagahan, pagising ni Kuya para pumunta sa bahay at silipin ang karneng ito. Wala na ito doon. As in walang bahid ng kung anong nasunog. Tapos, yung banggirahan namin, may malaking uka o bukas na kasyang-kasya ang malaking manok. Tinuloy na lamang ang pagpapatingin kay Kuya at pati sa akin noon. Wala namang nasabi ang manggagamot kundi laging magdala ng luya sa bulsa at mag-iingat umano sa kinakausap namin. Lalong-lalo na sa mga kung sino mang mag-aalok ng karne na hindi naman kakilala. Magandang araw sa iyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Bron. 32 anyos at kasalukuyang naninirahan malapit sa Nayong Pilipino. Bale, ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nang minsang makulam ang tatay ko. Bale, sa kwentong ito, inaasahan ko na po na magiging iba-iba ang opinion niyo sa kung sino ang dapat tama sa nangyari. Pero ang tanging hangad ko lamang ay maibahagi ang karanasan na ito para na rin magsilbing aral sa lahat. Bata pa lamang ako, marami na rin akong naranasang kakaiba, lalo na pagdating sa kulam sa lugar namin sa probinsya. Tubong Norte po ako. Sa mga taga-Norte dyan, alam kong alam nyo na mas maraming mga kulam at mambabarang nakaranasan dito kesa sa ibang mga nilalang. Naalala ko noon na ito din ang rason ng ikinamatay ng lola ko sa tuhod. Yung tipong maayos siya, walang sakit, napakalakas ng katawan. Pero bigla na lamang sumuka ng dugo isang araw. Kung ano-ano ang sinasabi hanggang sa tumirik ang mata at namatay. Akala ko noon meron itong konektado sa medical na eksplanasyon. Hanggang sa noong magbinata na ako at naranasan mismo ito ni tatay. Tawagin na lamang natin ang tatay ko sa pangalang Jeff. Tagapangalaga si tatay noon ng isang ancestral home at malaking bakanting lote sa may bandang norte. Kagaya ng ibang mga kwento nyo, wala nang nakatira dito sa bahay at bakasyonan na lamang. Nasa syudad ang pamilya ng huling nagmana. Bukod sa tagabantay, si tatay din po ang madalas kumukuha ng trabador ng mga gawain na hindi niya kaya. Katulad na lamang ng pagkukumpuni ng mga nasisira, nabubulok o naaanay na parte ng bahay. Pagre-repaint, paglilinis, paglalaban ng mga kortina at pagpuputol ng damo. At kung ano-ano pa. Paminsan-minsan, ako ang inuutusan niya lalo na sa pagputol ng damo at paglilinis para na rin makapagtipid-tipid kami sa mga bayad sa mga trabahador. Merong dalawang hardinero noon ang kinukuha ni tatay. Ang isa na tawagin na lamang natin sa pangalang Berting at yung isa naman na palagi niyang pinagkakatiwalaan na tinatawag na si Atong. Buwan ng Setyembre noon tanda ko. Ilang araw na malakas ang ulan. Hindi ko lang maalala kung merong bagyo o sadyang tag-ulan lang talaga noon. Pero matapos noon, mabilis ang pagtubo ng damo. Kaya naman si tatay kinuha agad ang serbisyo nila Atong at Berting. Medyo nagra-rush na din kasi si tatay noon gawa ng mga siguro ilang linggo na lamang din magbabakasyon ang amo namin sa bahay na ito. Kaya naman paroon at parito si tatay sa mga uutusan noon sa buong pag-aasikaso sa bahay na ito. Madagdag ko lamang na hindi lang din itong trabaho ni tatay kasi hindi naman din kalakihan ang kinikita niya doon. Kumbaga, extra income lang kaya naman bukod dito eh may iba din siyang inaasikaso nung araw na yon. So bali ganito, sa dalawang hardinero, gaya ng sabi ko ay si Atong talaga ang madalas na mautusan ni tatay at nakakasalumuha dahil malapit lang yun sa amin. Bihira lamang si Berting kapag hindi mahagilap o abala si Atong sa ibang bagay. Habang abala ang lahat at paroon at parito si tatay, napapansin niya noon na nawawala-wala si Berting.
Sa kalaparan ng lupa at damuhan na kailangang imawer, putulin at gupitan ng mga dahon at halaman, tila ba si Atong lang ang nakikita niya noon. Kaya inisip niya na lamang na baka sa ibang parte ito gumugupit. Hindi naman din tinanong ni tatay si Atong noon dahil bukod sa malayo ay mas inaasikaso niya yung mga tao sa loob ng bahay na naglilinis at nag-aayos dito. Hanggang sa kailangan ulit bumalik ni tatay noon, sakay ng owner type jeep namin sa kabilang bayan. Tapos, mga ilang metro ang layo mula sa bahay na to. Nakita niya si Berting na palakad-lakad at parabang nagliligalig. Nang makita ito ni tatay, edi sinitanin niya kaagad ito kung bakit ito nandun ng ganong oras na dapat ay nagtatrabaho siya. Unang-una, napakaaga pa. Pangalawa, sagot naman ni tatay ang tanghalian ng mga ito dun sa bahay na yon. Ang pinaalam na lamang nito ay kailangan daw niya ng pera noon kaya naghahanap siya ng mauutangan. E di si tatay, bugnot na noon. Napagsabihan niya itong si Berting na kung kailan kailangan na kailangan ng matapos ang dapat habang maganda pa ang panahon, eh siya naman yung nawawala-wala. Tsaka isa pa, araw naman niya ang binabayaran sa kanya. Sayang kung tatambay siya doon, samantalang itong si Atong yung putol ng damo pero parehas lamang sila ng sahod, di ba? Humingi naman ng pasensya si Berting. Aminado si tatay noon na tiningnan niya ito pataas hanggang baba. Umiling-iling bago umalis pa diretso ng bayan. Pagkabalik naman niya ng mga bandang alas 10, nakita naman niyang nagtatrabaho si Berting noon. Nakaabot ng tanghalian, kumain ng maayos ang lahat. Meron silang isang oras na siesta pagkatapos mananghalian. Matapos ang siesta, nakita pa ni tatay ang dalawa na gumagawa. Pero matapos lamang ang kalahating oras, nawala na naman si Berting. Dito na kinausap ni tatay si Atong kung nasan ito. At ang sabi naman ng masipag na hardinero na ito, eh nag-iikot-ikot na naman daw at naghahanap na mauutangan. Dahil nga sa sinisingil na ito ng mga dati pang pinagkakautangan niya. Nagtiimbagang si tatay noon. Tapos ako pa yung pinagbuntungan ng sama ng loob. Inutusan ako na tulungan si Atong sa pagputol ng damo. Siyempre ako na wala namang choice, sumunod. Nagpasensya pa si tatay noon kasi siyempre may iba pa siyang dapat asikasuhin. Bumalik naman itong si Berting pero halata pa rin ang pawala-wala ng presensya nito habang nagpuputol ng damo na umabot sa puntong kami na ni Atong ang naghawan ng lugar. Hapon, mga bandang alas 5, natapos na ang dapat tapusin. Bali, ang iba pang naiwan na trabaho ipagsasabukas na lamang. Pero parang hindi na rin naabuti ng buong araw ang mga natitirang trabaho noon. Maglalagay na lamang ng punda at mag-iipon na lamang ng pinutol na damo para itapon. Nung nagbibigay na si tatay ng sasahurin, syempre ako parang pang soft drinks lang ang sinuhol ko noon. Pero nung si Atong at si Berting na ang bibigyan niya, dito, humabol pa si Berting na babali daw. Yung ipambabayad sa kanya kinabukasan ay kukunin na niya umano para lang may madagdag sa pambayad ng utang. Dito na rin parang biglang pumutok na nananahimik na bulkan si tatay. Kitang-kita ko noon kung paano siya mamula. Habang sinasabihan itong si Berting na makapalang mukha, pawala-wala ng buong araw tapos buo ang sasahurin at babali pa. Na ako ng ang anak niya, nautusan pero katiting lang ang naibigay. Asa naman daw siya na kukunin siya ni tatay sa susunod na araw. Mas marami pang mas responsable at masipag sa kanya. Dinig na dinig yun ng mga natira doon na kumukuha ng sahod. Hiyang-hiya si Berting. Pangiti-ngiti pero nakayuko na humingi na pasensya kay tatay. Tapos nagpaalam na mauuna na. Si Berting ay siguro noong mga panahon na yon, 5 taon ng tanda kay tatay. Maliit na tao pero matipuno ang katawan. Pero hindi rin yung tipo ng tao na makikipag-away kasi nga maliit yon. Kaya naman hindi namin akalain na ang pagkapahiya niya na payuko pang umuwi ay meron palang balik na gagawin sa tatay ko. Nagpaiwan na kami ni tatay doon. Bago umalis,
Sinigurado namin na sarado ang lahat ng bintana, pintuan o kung anumang pwedeng mapasukan ng tubig kasi nga baka mamaya sumama na naman ang panahon. Pasado alas 7 nang umuwi na kami, sakay ng owner. Ngayon, ang layo ng bahay na ito mula sa bahay talaga namin ay nasa 6 na kilometro din. At kahit na hile-hilera na rin ang mga poste ng mga ilaw dito, ay meron pa rin talagang parte na walang kabahayan at puro puno-puno lang. Sanay naman kami ni tatay umuwi ng ganitong oras. Meron siyang lisensyadong barel, emergency light at kung ano pa siyang tools kung sakali. Subali ayun nga, nakalagpas na kami sa mga bandang kabahayan nang meron kaming narinig na paramang grupo ng mga tao na naghahalakakan. Alam mo yung mga boses kapag nagkakatuwaan sa inuman sa daan? Mga ganon. Pero noong mga oras na yon, walang mga kabahayan sa dinadaanan namin. At lalong walang grupo ng tao na nasa gilid ng kalsada noon. Ang isa pang nakapagtataka, hindi umaalis ang mga halakhakan na ito kahit na patuloy na tumatakbo ang sasakyan. Ang ginawa ni tatay, pinalakasan niya na lamang yung radyo ng sasakyan. Ako naman palingon-lingon sa paligid noon. Hanggang sa ito na. Pagkaliko namin sa isang medyo pataas na daan, meron kaming naaninag sa may bandang unahan. Nung una, akala namin ilaw lamang ng motor na pasalubong. Pero habang papalapit ito, dito namin napagtanto na hindi ito ilaw ng kung ano, kundi isang lumulutang na apoy. Hindi ito kagaya ng ibang kwento na mga San Telmo na bilog o hugis bola. Alam mo yung kalatsya, yung para siyang sinunog na plastic na bote. Wala ding kung anong spark o upos nun. Sumalubong yun sa sasakyan namin. Grabe ang preno ni tatay nun. Alam mo naman yung preno ng owner type, diba? Yung dalawang apak pa bago kumagat. Paduyan-duyan lamang itong huminto sa tapat namin sa taas mismo ng hood ng sasakyan. Pero wala kang makikitang tilamsik ng apoy. Ni wala kang maramdamang init nun. Sinubukang tutukan yun ni tatay ng flashlight pero tumatagos lang. Nawawala sa liwanag ng ilaw. Di anino ng elementong yun, wala talaga. Tapos walang ano-ano. Bigla na lamang itong nagkaroon ng hugis sa mismong pinakagitna ng baga niya. Merong nabuong mukha doon. Pamilyar. Pero hindi mo mamumukhaan ng buo kasi ubod ng pula ang kabuuan. Pero ang alam namin ni tatay, nakangiti ang mukhang ito. Tapos ayun na naman, nakarinig na naman kami ng mga halakakan na sabay-sabay. At walang ano-ano. Bigla na lamang itong natunaw na nakalutang sa kawalan. Ilang segundo kaming tulala ni tatay. Kung hindi pa dumaan ang magkakasunod na sasakyan, hindi kami naalimpungatan parehas noon. Ultimong ang radyo ng sasakyan noon na bukas. Parang biglang nasira ang signal dahil na hindi na kami makahanap ng tama o matinong estasyon. Dinahandaan ni tatay ang takbo. Wala kaming imik pero kapag nadadaan kami sa walang katao-taong parte ng mga daanan, bumubusi-busina si tatay hanggang sa makauwi na kami. Wala pa rin imik si tatay pagkarating sa bahay. Agad itong pumasok sa kwarto. Kumaway lamang kay nanay at nagpamano sa mga nakababata kong kapatid. Tinanong ako ni nanay kung anong nangyari. Pero ewan ko ba, kapag gusto kong ikwento kay nanay ang naranasan namin sa may daan, hindi ko mabuka ang bibig ko. Hindi ako makapagsalita na parang may humaharang sa iniisip kong sabihin. Pero kapag ibang topic, nasasagot ko siya ng maayos. Akala ko dala lamang ng trauma o di ka panipaniwalang pangyayari kaya ayon. Maski ako nanlalamig noon. Patulog na kami pero nanlalamig ako tapos lutang na lutang ang isip ko. Habang naghuhugas si nanay ng pinggan, lumabas ako para maligo. Namamanid talaga yung katawan ko as in. Hindi ko ramdam yung tubig na
Para bang hindi ako nababasa kahit pag tumingin naman ako sa salamin eh. Parang normal na bagong ligo naman. Pero yung lamig at pagkamanhid nandun pa rin. Nagdesisyon akong humiga na lamang nun sa may bandang kusina na kaharap ng malaking bintana para mapasukan ng hangin. Bandang alas 10, ginising ako ni nanay. Si tatay daw parang may mali. Pinuntahan ko siya sa kwarto nila. Dilat ang mga mata ni tatay pero yung pagsasalita niya garagal. Tapos sa tuwing magsasalita ako at kakausapin siya, lilingon siya pero sa bandang malayo sa akin. Kung ano-anong salitang hindi maintindihan ang lumalabas sa bibig niya noon. Mataas din yung lagnat niya noon, tapos naglalangis yung buong katawan. Pawis pero yung pawis niya malagkit. Yung parang natuyo o namuong mantika. Ganon. Sa pag-aakala ko na ng stroke si tatay, pinaupo ko ito. Tumakbo si nanay sa tabing bahay kila tito para kisingin ito at madala na sa ospital si tatay. Iniwan namin ang mga kapatid ko kila tita. Si tito ang nag-drive ng owner type, katabi ko siya sa harap. Sa likod naman si nanay at tatay para komportable. Medyo may kalayuan ang ospital. Para kaming bumalik doon sa parte kung nasaan ang bahay na binabantayan ni tatay. Kinakausap ni nanay si tatay noon na ano bang nangyayari sa kanya. Imposible namang may sakit sa puso yun kasi lagi naman yung nagpapa-check up. May vitamins, mahilig sa gulay at hindi manginginom. Habang iniilawan ni nanay si tatay, nakita niya na unti-unting naninilaw ang mga mata nito. Tapos, yung leeg tsaka kamay, bigla na lamang namanas. Hanggang sa yung bandang bibig niya, ganun din, lumobo. Tinanong ako ni nanay kung ano ba yung nakain namin noon. Sinabi ko naman kung ano tsaka wala talagang allergy si tatay noon. Hanggang sa madako na naman kami doon sa parte na walang kabahay-bahay. Sa pagkakataon na ito, hindi na apoy ang sumalubong sa amin. Pero merong sumabay. Kung nakakita na kayo ng owner type, yung merong bubong. Yung bubong na amin eh, yung parang kasing kapal lamang ng tarapal pero kulay itim. Ganon. Nakarinig kami ng paulit-ulit na tunog ng wakwak sa paligid. Nung una ayos lang. May mga nakakasalubong naman ng mga sasakyan. Pero nakailang metro na kami ng takbo. Andun pa rin ito na para bang sinusundan talaga ang sasakyan namin. Napailing noon ng tito ko. Lalo na, nang mas nanuot sa pandinig namin ang tunog ng pagaspas. Literal na pagaspas sa mismong taas ng sasakyan. Hindi ko maaninag sa rear view o sa side view mirror. Pero sa bawat pagdaan namin sa poste ng mga ilaw, bigla na lamang matatakpan ang ilaw noon na para bang may nakaharang sa bandang itaas sa pagitan namin tsaka sa pagitan ng mga posting yon. Tapos, biglang nawala yung tunog. Para bang huminto na lamang yung pagaspas. Ang akala namin wala na. Pero nung sabihin ni tito kay nanay na huwag pasandalin si tatay sa may upuan, napalingon ako sa likuran. Kagaya ng nakita ni tito sa rearview mirror ng sasakyan, sa likurang bahagi na parang bintanang gawa sa plastic ng owner type na yon, merong nakaharang. Dapat, makikita mo yung likod nun kasi transparent yon, parang bintana, para makita mo yung kung sino o kung anong nasa likuran mo. Pero nung mga oras na yon, merong nakatakip doon. May haambing mo sa itim na malapad na payong. Mula sa likuran na yon hanggang sa kaliwang gilid kung saan nakapwesto si tito. At kitang-kita niya sa side view mirror niya ang napakalaking paniki na nakasampa nga sa gilid ng sasakyan. Nanatiling kalmado si tito para iwas aksidente yon. Pero hindi niya tinigil ang busina niya noon. Himala namang hindi nagwawala yung nakasabit para bang andun lang siya parang kumakapit. Nang saglit na binitawan ni tito ang busina ng sasakyan,
Sinabihan niya ako na buksan ang compartment o maliit na toolbox na nasa baba lamang ng upuan sa likod kung nasaan sila nanay. Ang mga nakita ko noon, WD-40, langis, kung ano-anong gamit sa sasakyan. Sabi ni Tito, maghanap daw ako ng mahapdi sa balat na kung anong spray o langis doon. Hanggang sa makita ko yung parang anti-corrosive na spray. Hindi ko na maalala ang pangalan noon, pero pinaglalaruan ko yun nung bata pa ako. Ito yung pag-spray mo sa bakal o stainless na may kalawang. Bubula yun. At talagang tutunawin niya yung kalawang hanggang sa pwede na itong punasan. At kapag natamaan naman yung balat mo, nanonoot din yung hapdi at lamig niya. Yung tipong para kang tinutusok-tusok ng maliliit na karayom. Tinanong ako ni Tito kung kaya ko bang abutin ang nakasampay na yon sa bahagi niya sa likod. Sabi ko, gagawin ko ang makakaya ko. Pinilit kong isampa ang sarili ko doon sa may upuan. Pinasok ang isang paa sa likod. Tinanggal ang botones ng plastic cover ng bintana sa gilid sa likod ni Tito. Nilakasan ko ang loob ko na ilabas ang kamay ko at ang spray. At pagkapindot na pagkapindot ko ng kemikal na yon, sa masasabi kong pakpak ng napakalaking paniki. Isang matinis at mabilis na sigaw ang narinig ko. Umangat ang parang payong na yun na parang winawasiwas ang kemikal na ito. At nang sigawan ako ni Tito na ispray ko pa, pinindot ko ito ng buo. Dito lumundo ng ilang beses ang bubungan na tarapal ng owner type. Pagaspas, tunog ng wakwak. At sa mga sandaling yon, nang tingnan muli namin ang bawat kanto ng bintana, wala na kaming makita na sinyalis na may nakapatong sa taas. Sugal ang sunod na ginawa ni Tito. Dahil sa malakas ang kutob niya, imbis na sa ospital diniretso ay inilusot niya sa kabilang barangay si tatay para dalhin sa isang mananambal. Ang isang kilalang matandang mananambal na tawagin na lamang nating Inkong S ay binulabog namin ng 10 oras ng binuan. At ito pa, pasado alas 10 kaming bumiyahe, di ba? Pero matapos lumipad ng nilalang na sumampa sa owner type jeep namin, mag-aalas 12 na. Napaka-imposibleng isang oras ang tinagal namin sa pagtahak doon. Samantalang kalahating oras lang yun sa ospital na dapat kami. Pagkarating namin sa bahay ng matanda, naiwan kami sa sasakyan. Bumaba si Tito. Nagising naman sila doon pero hindi na kami pinapasok. Sabi ng mananambal na ito, napakabaho daw namin. Ang tinutukoy niyang namin ay ako at si tatay lang. Nagpakulunan kung ano-anong halamang gamot ang matanda. At habang naghihintay, pumunta ito kay tatay tapos yung buko sa pagitan ng pulang luya at yung tangkay nito. Hiniwa ng mananambal na yon at saglit na pinalagay sa dila ni tatay. Dito napansin na kaagad ni nanay na gumaan ang paghinga niya tapos nawala ang paninilaw ng mata. Maya-maya pa, bumaba ang Inkong na may bitbit na palanggana na punong-puno ng kung anong dahon at ugat. Ngayon, gamit ang emergency light, dun lang kami nakapalibot sa sasakyan. Konting punas ng Inkong ng langis kay tatay. Nilagyan ng dahon ang ulo na parang korona at pinuluputan ng panyo. Pinigapiga niya ang mga kamay ni tatay. Hinatak pababa. At nang nasa bandang tuhod na siya ay inilagay niya ang paa ni tatay sa may palanggana. Yung tubig na pinakuluan sa palanggana, dilaw ang kulay noon. Mapusyaw na dilaw. Pero habang pinipiga niya pababa ang mga kalamnan ng paa ni tatay, sa maniwala man kayo o sa hindi, nagbago ng kulay ang tubig sa palangganang yon. Mapulang kulay itim. Hanggang sa tuluyan na yung magkulay dumi. Matapos noon, lahat ng maga ni tatay sa katawan, bigla na lamang nawala. Hindi pa yun natatapos doon. Dinala ng mananambal ang maduming tubig sa may apuyan niya. At nang isalang niya ulit ito, nakarinig pa kami ng pagaspasan sa isa sa mga puno na malapit mismo sa sasakyan. At tunog ng lumilipad palayo. Sinabihan kami ng matanda na huwag matakot.
Kung ano man ang sumusunod sa amin ay malamang inutusan o alaga ng may gawa noon. Nagpakulo ulit si Ingkong ng katulad ng kay tatay. Ang pa ako naman ang nilagay niya doon. At pagkasawsaw ko, grabe, pawis na pawis ako noon. Tapos medyo naging malabo ang tubig. Hindi kasing itim ng kay tatay pero malaki din ang pinagbago. Pinayuhan kami na idiretso pa rin si tatay sa ospital. Hindi na daw kami susundan nun kasi alam na nang gumawa na nadala siya doon sa mananambal na yon. Napacheck up si tatay. Lumabas na merong konting pagtaas sa resulta niya sa dugo na indikasyon na merong infeksyon. Parang UTI lang naman. Bale gamot lang na antibiotic at maraming sariwang buko at umayos na siya noon. Tigil trabaho ng ilang araw dun sa bahay kasi walang nagbabantay. Maski ako, hindi pinayagan ni nanay na lumabas muna. Umabot ng isang linggo ang pahinga namin. At nang makabalik, kinontrata ni tatay si Atong na maghanap ng iba pang trabador maliban kay Berting. Pero kay Atong din namin na pag-alaman na hindi na rin pala makakabalik si Berting doon dahil iniuwi ito sa kanila sa probinsya. Bigla na lamang kasi umano itong nagsuka ng dugo, nanilaw ang mata, at kung ano-ano na ang pinagsasasabi. Kagayang kagaya ng nangyari sa lola ko. Ang ipinagtataka nila eh, hindi ito sinugod sa ospital. Mas pinili ng mga kamag-anak nito na iuwi sa kanila para ipagamot. Nung huli lang din namin na pag-alaman na may usap-usapan sa lugar nila Berting na parang ang may mga kamag-anak ito na maalam sa mga itim na karunungan at may mga pagkakataon na mismong ang mga kapitbahay nito. Naririnig siya sa madaling araw na napakaingay na may mga tinatawag na kung ano. At meron na lamang kung anong bubulusok sa papasok sa bukas nitong bintana. Tapos ay bubulusok ulit palabas na akala mo malapad na saranggolang walang buntot. Bumalik ulit kami sa Ingkong noon. Sabi niya, may sa aswang at mangkukulam nga ang lahi ng umargabyado kay tatay. Muntik na si tatay noon. Mabuti na lamang ay binalik ng Ingkong ang binato nito kay tatay. Ang ginawa ng mananambal ay ang tinatawag na sumbalik. Nakailang balik pa kami sa mananambal para lang makasigurado na hindi kami babalikan ng angkan ni Berting. Hanggang sa iyon, unti-unting naging balik normal ang pamumuhay namin. Nabenta na ang ancestral house na yon sa ngayon mula nang mamatay ang pinaka-padre de pamilya ng huling nagmana. Pero magmula noon, naging maingat na rin si tatay sa mga pananalita niya. Lalong-lalo na kung hindi niya gaano kakilala ang taong nakakasalamuha.